vegetable diet. Okay, populations. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, creator of heaven and earth, we praise you and adore you. You are the King of the Kings. We humbly ask your forgiveness for our sins. Have mercy on us, O Lord. We gathered here tonight for our meeting and DTS training. Send us your Holy Spirit to be our guide and give us wisdom to understand every topic that we are going to discuss. Enlighten our minds and let your love be upon us. May this training bring success and growth to our team. We thank you, Father, for this precious time that you have given us. All this we pray through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with your unity of the Holy Spirit, only one God forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Idiretso ko na po, applying. Yes po, ma'am. Go ahead po. Okay po. Opti morning po sa lahat po na nandito sa ating DTS tracking system or dealer's tracking system po ngayong gabi. Welcome po sa lahat. So congratulations po dahil binigyan niyo po ng oras na makinig at pag-aralan po ang inyong dashboard account. Na ituturo po sa atin na magiging speaker po ngayong gabi. Walang iba po kung hindi ang aking upline, ang aming nanay ng Team Condors po. Ang tao pong ito ang pinuturing ko pong anghel. Okay po. Anghel po siya sa amin na mag-asawa dahil dinala niya po at ipinakilala niya po sa amin si One of T. Hindi ko po makakalimutan yung araw na nilatagan po na siya na namin, nilatagan niya po kami kay One of T. Pinakita niya po sa amin kung gaano po kaganda yung produkto na siya pong nakatulong po sa aking anak na may sakit. At yung kumpanya po na nagpakilala or nagbigay sa amin para po mabuhay po ulit yung aming mga pangarap na akala po namin ay imposible na. So itong taong to, hindi lang po yan anghel sa pagmumuka, kundi anghel din po yan talaga sa totoong buhay. Napaka-humble, napaka-bait, at isa po talaga sa mga taong handang gawin po ang lahat para po kay One of Tea. So siguro hindi ko na po papatagalin at alam ko po na ang taong to ay magbibigay po sa inyo ng isang napakagandang kaalaman para po mapag-aralan nyo po ang inyong dashboard account. Napakalaga po niya ng inyong dashboard account kasi isang way po iyan para po maayos po nating magawa ang ating business. Okay po. So lubos ko pong ipinapakilala sa inyong lahat po na nandito. Ang ating ating pong DTS system or DTS dealer's tracking system speaker po para sa gabi. Wala pong iba kundi si Coach Jeneline Bragais. Ma'am Jen, upline Jen. Nakamute ka po upline. Yun. Okay na po. Okay na. Thank you. Ayan, maraming salamat po Ma'am Kay sa short prayer and introduction sa akin. Ayan, Opti morning po sa lahat. Ayan, Optimians, sa lahat ng area po, all over the world, all over the Philippines. Ayan, Opti morning po. Gusto ko po muna marinig o makita kung ako ay malinaw po sa inyo. Okay lang po ba makita ko? Press 1 po ba? Pwede po ba makita ang press 1? Para napakalinaw naman, ma'am. Kung ako po ay malinaw. Okay, thank you so yes, much po, Coach Hans. Ayan. Sige po, start tayo. Pero pasensya po at medyo disturbing po sa amin ngayon ang ulan. Dahil po kami po ay nasa Tabaco City, Albay. So currently po, dito po ay binabagyo. Pero po dahil tayo ay Optimians, bagyo lang yan. At hindi natin papalagpasin yung mga ganitong pagkakataon. Ano po, hopefully, nagpipray kami na hindi mawala ang internet, hindi mawala ang signal, and ang ating kuryente para ay wala tayong problema. Ano po, intuloy-tuloy tayo. So welcome po sa ating Dealers Tracking System or DTS. So 70 participants tayo tonight.
Ayan, so ito pong mga participants natin ay willing matuto. Ano po, matagal na natin ginagawa yung training sa mga ganitong pagkakataon. So, dito natin makikita kung talagang willing matuto, willing tayong seryosohin at yung commitment natin kay Opti, eh talagang mapapakita natin sa ganitong pagkakataon na attend tayo ng training. So, wala tayong dahilan. Ang iba kasi marami pang dahilan, marami pang sinasabi na excuses. Pero, congratulations sa mga makaka-attend ngayong training. Okay, so ano lang, pinakilala naman ako kay Ma'am Kay, pero short background ko lang po. Ano po, sa mga hindi pa po nakakakilala po sa akin, konting background ko lang po kay Opti. Ano po, so ako po ay new blood. Ibig sabihin ng new blood, ano po, walang alam. Ito po ay first time ko po sa pag-network. Si Opti po ang aking first time na networking company, kumbaga. Dahil ako po ay isang empleyado dati. So ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Accountancy po sa Divine Word College of Legazpi. Dito po sa, ano po yan, Albay. Sa Bicol po. Okay, sa mga Bicolano dyan, sa mga nakikinig. Ayan, maray na banggi po sa Indogabos. And hopefully po, expectations natin, magkaroon po kayo ng maganda at malinaw na, ano yan, training at malaman nyo kung papaano ang ano yan, papaano gagawin talaga ang ating dashboard at gagamitin. Okay? So, balik tayo sa aking ano yan, background. Ako po ay empleyado. So, ako po ay bunso sa magkakapatid and ako po ay isang breadwinner ng family namin. So, ramdam ko po yung pagiging breadwinner and talagang mahal na mahal ko po yung pamilya namin. So, simula po nung nag-graduate ako from college, bakbakan na po sa trabaho. So, I've been to different banks. So, naging deputy controller po ako ng iba't ibang banko like PDO, BPI. And, syempre, dahil nga breadwinner, kailangan natin talaga maghanap ng mas malaking salary. So, I decided na lumuwas ng Manila para makipagsapalaran po doon para talaga sa pamilya. So, luckily, dahil pinagpipray ko naman lagi, nabigyan ako ng magandang trabaho. So, nakapasok po ako sa one of the biggest company po dito po sa Pilipinas. E, yun po yung San Miguel Corporation. So, ako po ay IT consultant doon for 6 years. So, medyo matagal-tagal. Ano po, more on programs kami. Kung alam niyo po yung SAP program na ginagamit po ng mga multinational company ng mga programs. Yan, pag pumapasok po kayo sa dadaan kayo sa toll gate natin sa mga sa Manila, yan, like SLEX, like mga ganyan, SEPEX, yung mga receipt na ginagawa dyan, isa po kami sa mga programmers na gumagawa po ng mga official receipts. Ano po. But then, naging struggle sa akin yung pagiging empleyado dahil sa Manila, syempre kailangan mo magrenta, kailangan mo magsapalaran dahil Bicolana ka, medyo discriminated ng konti dahil syempre iba pa rin kapag taga probinsya. Ano po? Pero dahil tayo ay nasanay sa ganung kalakaran, ayan, gigising ng maaga, mag-MRT, mag-LRT, lahat po 'yan for 13 years. Tinaga ko po 'yan sa Manila. So, ako po ay 33 na. Pero halata, hindi naman halata, mga 16 years old pa lang. And then, hanggang sa naging struggle ko yung yung pag-empleyado, dumating sa point po na nagkasakit po yung nanay ko. So I decided, dahil po ako ay bunso at wala pong mag-aalaga sa nanay ko, I decided na umuwi po ng Bicol para po alagaan ng nanay ko. So ang mama ko po ay isang retired teacher po dito po sa amin, sa Bicol, and siya po ay isang bedridden. So dati po yon. Dati po ay bedridden siya. Siya po ay may enlargement po yung heart niya. At saka operada po yung nanay ko. So meron po siyang gallstone. Tananggal na po ang kanyang gallbladder. So by that time po na nakita ko yung struggle ng nanay ko. And she was 72 years old by then na talagang nagkasakit siya. So syempre, pag talagang may sakit, ang isang family member talaga sa family member mo, eh talagang
ano po, struggle talaga halos lahat ng savings mo, lahat ng pera mo, lahat ng properties mo, halos talaga kailangan mong isacrifice. So nangyari sa amin yon, to the point na at the lowest point talaga na walang wala kami para lang talaga mapagalingin nanay namin. So, in short, doon ko na nakilala si One Opti. So, na-try ko po ang iba't ibang supplements. Hindi ko napapangalanan. Marami pong supplements ang na-try namin sa family. And ang mama ko po is kailangan niya mag-take ng halos 15 tablets a day. By the time na talagang grabe po ang struggle niya sa pag-inom, halos ni-blender namin yung kanyang kinakain, halos talagang hindi na siya makatulog, kailangan may sleeping pills pa. So, doon ako nag-research ng mga supplements na kailangan kong ipatake sa nanay namin. So, yun nga, before ko makilala si One Opti, na-try ko muna yung ibang supplements. Pero talaga sobrang magaganda yung mga supplements na na-try ko sa mama ko. Kaya lang, nagkakadiferensya talaga sa presyo. So, syempre, mahirap din naman kami. Talagang walang-wala kami sa pambili talaga sa mga mamahaling supplements. So, siguro talaga, binigay talaga ni Lord itong instrument na si One Opti because of visual ko dito. Co-teacher po siya ng ate ko. So, pumunta po siya dito sa bahay namin para po mapatry yung nanay namin ng One Opti juice. So, that was 2019 pa. So, ito po ay pa 3 years na po ako kay Opti. Ano po, 2019 pa po ako nag-start dito po sa Bicol. So, nung nag-start po kami sa pagpapainom namin kay mama ng One Opti, doon na po namin nakita yung magandang ano yan, magandang result sa kanyang katawan, yung development niya, medyo umuunti-unti na siyang nakakabangon, umuunti-unti na siyang nakakain. So, hindi pa ako that time nagre-resign sa work ko sa San Miguel. Nung nakita namin na talagang hirap na hirap yung nanay namin at walang mag-aalaga, I decided talaga po na mag-resign na. Dahil sabi ko nga, ang work ay nakukuha na lang, maraming trabaho dyan na pwede kong tiyagain dito sa bahay. Pero yung buhay ng nanay ko isa lang, so kailangan kong alagaan. So saludo po ako doon sa mga mahal na mahal yung mga nanay nila dahil alam ko po yung struggle. Ano po? So in short, nag-resign ako. In short, nakilala ko si Opti, tulungan ni nanay ko hanggang sa alam niyo po 9 months na halos bedridden ng nanay ko. In just 2 to 3 weeks na inuman ng One Opti. That time 350 pa yung bili ko. That time SRP pa ako kasi talagang sinusubukan ko muna yung products. So, nung time na talagang nagkita yung development ng nanay ko, doon ako nag-decide na mag-stick sa isang supplement and then aralin yung product, aralin yung business dahil wala naman akong trabaho. So, doon na po ako nag-start yung journey ko kay One Opti. So, dahil ako po ay business-minded din and gusto ko din po makatulong talaga sa kapwa, so I decided talaga po na gawin na po si Opti full-time. So, yun po naging journey ko sa One Opti. 2019 po nakasali ako. And luckily, maganda po ang journey ko kay One Opti. Sa umpisa talagang mahirap. Sa umpisa talagang struggle. But then, because of my mentors, because of my lahat ng mentors ko, ano po, simula kay Chairman, kay Coach, kay Ma'am Gems, kay Coach Gab, ayan, kay Coach Hans, kay Coach Lester, upline Maricris, Sir Dondon, Sir Hill, Ma'am Joy, and sa lahat po ng mga crosslines ko, napaka sobrang thank you ako dahil nabigyan ako ng opportunity dito kay One Opti na mapakita yung galing, mapakita yung skills na walang wala talaga, hindi natin makita doon sa employment. Ibang-iba po ang journey ko sa empleyado kumpara po dito sa One Opti. So dito ako nag-shell out, dito ako lumabas sa social ko na mapakita yung totoong ako, yung mapakita yung lahat ng personality natin, dito matetest lahat. So 2019 po, nag-start po ako mag-Opti and sa journey kong yan, napaka magandang opportunity na bigay sa akin is yung mapabilang po sa Spartans Top Uplines. Alam niyo po, never ko na-imagine na mapabilang ako sa prestigious, sa parang napaka taas na level ng grupo ng buong Spartans as top upline po. Ano. So maraming masasalamat Coach Gab, Chairman, sa trust na binigay niyo sa amin, sa akin, lalo na po sa pagpapalaki ng team and sa dedications and commitment ko. So guys, yun po ang naging journey ko. Until now po, 2019 po kami nag-start.
pero andun yung struggle namin sa pagbuo ng team, sa pagbuo ng grupo. Tuloy-tuloy lang po ako. Ngayon po, pasalamat po ako sa lahat ng grupo ko all over Bicol, all over Albay, all over Philippines na meron po akong grupo. Sabi ko nga sa sarili ko, kung kaya ni Mama Recris dahil isa siyang babae, kaya ko din naman. So naging ano yan, pinaka ano, idolized ko talaga, na-idolize ko talaga si Mama Recris na babae siya. So kung kaya niya, kaya ko din. And sa lahat po ng Optimians na nakikinig ngayon all over Philippines, all over the world, congratulations, and simula ngayon, kailangan natin aralin ang negosyo natin. Kailangan natin aralin ang product, ang complan. Kailangan natin seryosohin. So wala sa kamay, wala sa desisyon ng ating mga uplines ang magiging journey natin dito kay One Opti. Ang magiging mangyayari sa lahat ng journey natin ay galing lang po talaga sa desisyon ng sarili natin. So sa ngayon po, kailangan natin seryosohin. So, nandito ako para mag-guide sa inyo as your coach. And tonight, hopefully po, at the end of my trainings, marami kayong matututunan. And sa mga may questions, ano po, before I start po, ayan, gusto ko po muna mag-thank you kay Coach Hans for giving me the opportunity para makapag-speaker ngayon tonight. Ayan, tonight. Ayan. So, ayan, isa pa pong privilege is mapabilang po ako sa OSB group natin, which is yun po yung mga trainers natin at mga coaches na mga nakikita nyo nag-i-speaker po ano po gabi-gabi. So may mga schedule tayo dyan na mga sinisend. So isa po ako doon sa mga napili din. So thank you very much, Coach Hans, for the opportunity. Ayan, before I start, gusto ko po muna mag-house rule. Okay lang po ba? So paki-turn off po muna natin or mute muna natin yung mga microphones natin or ano yan? Yan, nasa left side po, lower part. Ayan, once na nag-login kayo dito, nag-join kayo, pakimute po para hindi tayo maka-istorbo po sa iba. And sa nagsasalita. Okay? And avoid necessary noise po habang nag-training. Okay? And then focus tayo sa mga nababasa natin sa screen. And then kailangan natin mag-take down notes kasi mas maganda pa rin na naka-jot down yan kaysa sa naka-stock knowledge lang tayo kasi minsan nakakalimutan natin sa sobrang busy natin and stress natin. So kailangan naka-take down notes para in case na may magtanong sa inyo ng mga downlines ninyo or kayo mismo, eh, pwede nyo balikan yung inyong training. Okay? And then I suggest po, okay lang po ba mag-request ako? Okay lang po ba maki-on yung camera nyo para makita naman natin yung mga kagandahan nyo, yung mga pretty faces nyo at mga kagwapuhan ninyo dyan. Ano po? Okay, once turn on yung camera, kasi maganda po nakakita na naka-turn on yung camera para may interaction tayo. Ano? And maganda po, dahil po ay naka-turn on yan, okay lang po ba? Bawal po tayo mag-sando. Bawal tayo mag-spaghetti strap ng mga damit. Kasi nakaka-distract din po yan sa mga nanonood. Ano po, medyo revealing ng mga damit. So dahil training ito, and tayo ay One Opti or mga Optimians, kailangan may etiquette tayo. Ano po? And mas maganda po, bawal po yan talaga. And I suggest po, ano yan, pwede nyong gamitin yung chat box dyan. Ayan, may mga nag-chat, pwede nyong gamitin yan pag may mga concerns, may mga greetings. Okay? And then, ayan. Pero po yung mga questions natin, ma-entertain natin siya siguro after na po ng training para hindi tayo maputol yung mga discussions natin or ma-distract. So, have fun and enjoy and hopefully po, mas marami kayong matutunan tonight. Okay? So, I'll start. Ayan, napakaba na ng introduction ko. I'll start na po. So, welcome po sa ating Dealer's Tracking System or DTS na tinatawag. Okay? Naka-share screen po ako dyan. Makikita nyo po yan. Ayan, your quick guide for your One Opti mobile application. So, basically po, ano po ba ang DTS? Okay? So, mga baguhan, sa mga hindi pa po alam ang DTS, ito po ay application na kailangan natin talaga po gamitin to sa negosyo natin kay One Opti. Ito po ay napakagandang application. Sabi nga, ang isang networking company or multi-level marketing na company is matatawag na legit kapag ka ang tracking system ay application. Bakit? Ako po ay galing din po sa IT department, sa IT company. So, kapag ka kasi binigyan ka ng application, it means na talagang ginastosan yan ng company.
Okay, kapag nada-download yan, like Play Store sa iOS. Pero kapag binigyan ka, mostly yung mga na i-scam is kapag halimbawa ang binigay po sa inyo is yung mga website. Like halimbawa https www. Kasi pwedeng gumawa po ang isang IT dat ng ganyan. Pwedeng gumawa po ng ganyang mga tracking system. Okay? So mas maganda po, very legit si company because naka-application tayo. Ibig sabihin, million-million ang binayad ni chairman for this application. Okay? So congratulations sa inyo. Okay, yun lang naman po. So kailangan natin merong ganyan for those na mga bago pa lang po kay One Opti. Okay? So ano po ba itong dealer's tracking system natin? Okay. How to download the mobile app, One Opti mobile application. I suggest po, mas maganda hawak nyo ang mga cellphones ninyo ngayon para makita ninyo or makasabay kayo sa akin. Okay? Kasi mahirap, nag-i-imagine lang. Mas maganda po, hawak nyo yung mga phones nyo at makasabay kayo sa akin. Okay po? So, sabi ko nga, ang application po natin, ito po ay ginagamit natin sa buong journey natin na pagninegosyo kay One Opti. Napakahalaga po na ito po ay matutunan ninyo. Bakit? Dahil po, ito ang ating opisina. Ibig sabihin, hindi tayo makakagalaw kay Opti kung wala itong One Opti mobile applications natin. Hindi puro hataw. So dito natin makikita ang ating resulta, ang ating grupo, ano pa ba ang ating income. So very important na matutunan niyo po lahat. At yung mga wala pa pong dashboard account, Ma'am Sir, ngayon pa lang, kalampagin nyo na ang inyong mga uplines at inyong mga nagpasali sa inyo at hingin nyo na po yung inyong username and password, okay? Para makapag-download kayo at makapag-login. Okay, yung mga wala pa pong, ang tawag dito, wala pang application, how to download, ayan. Make sure you have a Google Play for Android user or Apple user. Ano po? Kailangan, meron yan. Ayan. Makikita nyo dyan, ganyan po yung icon sa phone nyo. So search for the application One Optimum on your Google Play Store or iOS Apple Store. Yan po yung lalabas, naka-in-circle. Okay? Ayan. Kapag ka po na-install, na nakita nyo na po yung One Optimum, click on install. Ayan. And then, kapag na-install na, i-click nyo po yung open. Yun ang lalabas. Okay po? So, sa maganda po sa mga wala pang application, sa mga manonood po ngayon, ayan, sa ating 138 participants, so, kailangan nyo na pong mag-download ngayon, ano po, para makasunod po kayo sa akin. Okay? Yan po ang ating icon ng ating One Opti mobile application. Ayan, yung members login. Okay? Yan. So, yan ating icon sa phone natin. So, mas maganda, pagbukas nyo pa lang ng cellphone ninyo, yan na kaagad ang bungad. Okay. And Jen, so sorry to cut you off. Parang naka-freeze po yung sinishare nyo. Hindi po siya nag-play. I don't know ha. Sa iba kung ganun din nakikita nila. Sa akin, coach, hindi po. Ah, nagra-run. Okay, good. Kasi naka-freeze lang po siya eh. Ayan, coach. Okay na. Wala pa rin po. Baka po yung na-play ninyo yung mismong ano po. Baka mismo yung PowerPoint, pero hindi siya nakashare. Try nyo po kaya ano, i-reshare po. I-share po, wait lang po. Opo, kasi sa iba rin daw po, ayan, nag-comment po yung iba, naka-freeze lang daw po. Kasi sorry sila po, wait lang po. Opo, opo, salamat. Wait lang, coach, ha? Okay na po ba, coach? Take your time lang po. Sige lang po. Nakikita na, coach? Well, nakita kong pinindot mo yung parang screen, yung play ba yung tawag dyan. Pero wala pa rin po, ma'am. Nag-freeze pa rin siya. Wait lang po. Okay lang po. Take your time po. Pasensya na po at ito po ay live. Oh, ganyan talaga, naka-live kasi tayo. So, pagsawaan niyo muna yung mukha ko. Ayan po, ayan, lumabas okay na po. Perfect. Thank you, ma'am. Thank you, coach. Ayan. Oo, sobrang maulan po dito sa Bicol ngayon. Ayan, yung mga nakikinig ngayon na taga Bicol, ramdam niyo yung breeze ng hangin, sobrang lamig.
At sobrang lakas ng ulan sa amin dito. Kaya pasensya guys, bear with me. Hopefully, hindi mahatanggal yung internet natin. Ayan. Ayan. So, yan na po yung ating application. Ano po? You have to download sa pamamagitan ng Google Play or Apple Store. Ayan. Kapag na-install nyo na, pack, ayan, yung lalabas. Click open. And then, yan na po yung members login natin. So, congratulations dahil meron na kayong application ng One Opti. Okay? Yes, Ma'am Presi, sobrang maulan dito sa Bicol. Ayan. Okay? Ayan, yan yung icon natin. Sabi ko nga, kapag kayo ay nag-download ng One Opti, kailangan pagbukas nyo pa lang ng cellphone nyo, kung kayo ay Optimians talaga, talagang bubungad sa inyo yung application natin mismo. Okay? Ayan, liyang excited kayo sa pag-open ng application. Alright! So what can you do on the mobile application ni One Opti? Ayan, ito yung gagawin natin. Ito po ay summary lang. Mamaya I will discuss thoroughly and unti-untiin ko po, ano po, himay-himayin natin. Pero ito kung papakita ko, summary lang po ito ng all applications ng One Opti, okay? Letter A, you can do all your Opti transactions inside the mobile application such as, number one, check your account dashboard and summary. O, kayo po ba excited lagi sa pag-check ng account dashboard ninyo and summary? Okay? Pwede din natin gamagamit si One Opti para mag-register ng new, pag-add ng account, and then upgrade po ng accounts. Okay po? Sabi ko nga mamaya, didiscuss natin yan, himay-himay natin. Number three, we can also switch from one account to another easily for multiple account holders. Okay po? Number four, ayan, you can check your bonus summary. O, diba? So, marami yan. Maraming UC One Opti dyan. Okay, next. Monitor your team points, Unilevel, and binary list as well as your team genealogy. So, mas maganda guys, mafamiliarize kayo ng mga sinasabi ko. Yung mga terms ng One Opti, yan yung mga team points, Unilevel, binary. Kailangan po maging familiar kayo sa lahat ng mga words and na ginagamit natin kay One Opti. Baka kasi mamaya tinatanong na kayo yung mga downlines ninyo, eh kahit kayo ay wala po kayong masabi. So, kailangan kayo po i-aaralin nyo na. Okay, number six. We can also encode and keep track of your Unilevel points history. Okay? Number seven. Pwede din tayo mag-request ng encashment and keep track of past encashment history. So, dito tayo makakapag-encash kay One Opti mobile application. Walang ibang application, walang ibang website na pwede tayo mag-encash. Hindi kayo makakadiretso agad-agad sa head office para kunin yung mga payouts ninyo kung hindi dadaan sa mobile application. So this is very important talaga na matutunan natin paano gamitin si One Opti mobile application. Okay? Number eight, we can also redeem fifth pair GCs and keep record of all encashments. Okay? Yung mga sinasabi ko, kailangan familiar kayo. Ano ba ang fifth pair? Paano ba yung pag-encash ng fifth pair? So mamaya, i-discuss natin siya isa-isa. Okay? We can also update your account profile, bank account records, and update passwords too. Okay? Dito natin yan, makikita yung lahat ng yung profile natin, yung banko, and then dito din tayo makakapag-update ng password. Okay, and then access your Opti accounts anytime, anywhere. So sabi ko nga, mas maganda, meron kayong application, may data kayo, may wifi kayo, kahit sa ang lupalop kayo ng Pilipinas, ng buong mundo, basta may signal kayo at may internet kayo, pwede kayong gumamit ng One Opti mobile application. Ganong katindi ang One Opti. Ganong katindi na ang ating chairman ay hindi talaga or probe distributor talaga because tayo mismo nakakapag-access ng application. Diba? Mahirap kasi na si upline lang lagi nakakapag-access. So lahat tayo, this is very transparent and very, tawag dito, accommodating talaga. Kasi kumbaga all-in-one na. Hindi na tayo pinahirapan ng ating chairman. So napakaganda ng ating application. Alright? So, basically, your Opti mobile application, which is an added benefit for being an Opti, One Opti global dealer, makes you enjoy your One Opti business more at your convenience, literally anytime, anywhere, at no extra cost as long as you have access to internet or mobile data.
Diba? Isn't that great? Diba? So, napakaganda na matutunan natin ang OneOpti mobile applications. It's very important. Ano po, hindi nga puro hataw. And I suggest, ngayon pa lang, aralin na natin gamitin ang OneOpti. So, thank you very much, Chairman, for this opportunity na application na binigay sa amin. Sa buong Optimians, hindi na kami nahirapan. Actually, sa amin dito sa Bicol, alam niyo po, napakahirap din bakit malayo kami sa head office. Diba? Because of this mobile application, napakadali na lang. Diba? Hindi namin naramdam ang hirap. Hindi namin naramdam na parang pupunta pa kami ng head office, laluwas pa kami ng Manila para lang kunin yung mga check-in namin. So, basta may access tayo sa internet and mobile data, ano po, ikiklik lang natin dito sa mobile application pack for list na ng head office. Diba? Ganun katindi. Hindi na tayo pinahirapan. Kaya nga, napakaganda at very pro-distributor po ng ating kumpanya. Okay? So, okay, next. Paano na mag-login? Okay, sa ngayon na may mga data na kayo, na may mga internet, naka-login na kayo, paano po? Pati po, coach, need to drive po. Ay, okay lang po. Sige po. How to login po ng ating mobile application? Okay, sa mga may, ano na, sa may mga account na. Sa mga wala pang account, ma'am sir, hingin nyo na sa mga uplines ninyo, sa mga nagpasari sa inyo, yung mga account ninyo. Yung username and password ninyo. Ano po, kapag sumali po kayo kay OneOpti, ano po, dapat po na-encode po kaagad yan. Okay po? So, kailangan nyo pong kausapin yung mga uplines ninyo at hingin na yung mga username and password ninyo para makapag-start na kayo mag-browse at makapag-start na kayo mag, ano yan, magbuting-ting ng ating OneOpti application. Para tong ano eh, alam niyo po ang yung feeling, yung pakiramdam na kapag binigay sa iyo yung username and password ng upline niyo, parang bagong cellphone. Alam niyo po kapag bagong cellphone kayo, 'di ba? Ini-scroll niyo halos hindi kayo makatulog sa kaka-scroll at kaka-check ng mga icons diyan sa loob ng cellphone. Para din to po si OneOpti application. Kapag binigay sa iyo yung username and password niyo, ang ganda po i-browse. Alam niyo yung pakiramdam na na-excite ka. Bakit? Very legit eh. Very legit as well as makikita mo yung pangalan mo encoded, ibig sabihin, ikaw po ay legit and authorized dealer ng OneOpti. Alright? So this is the icon na lalabas po sa inyong cellphone. Okay? Letter A, just enter your existing user ID and password. Then click on login on the member's login page. Ayan. Dito po sa first part na blank, ayan. Enter user ID here. Sa pangalawa, enter password here. Okay. So, user ID, ang magde-decide dyan or gagawa po niyan is yung upline po ninyo. Kasi siya po muna gagawa ng inyong account. Okay po? So, depende po yan. Pwedeng first letter of your surname, then followed by your name. For example, ako po is Jen Bragais. Pwedeng gamitin as Bragais J or halimbawa. It depends. It depends on your uplines or depende sa iyo kung anong gusto mong user ID or username. Ano po? So, depende. Mag-usap po kayo ng uplines ninyo. And meron din tayong tinatawag na password. So, meron tayong default password na OneOpti321 ano, for all Optimians. So, it depends din sa inyo kung yan po ay gagamitin ninyo na password. So, paturo po kayo sa mga uplines. And mas maganda po ito, makinig po at manood po kayo na. Okay po, ayan. Click on login. Kapag nakapag-login na kayo, ayan, magpa-pop up itong alert. Sa mga newbies, medyo napapanik agad kasi nakita yung alert. Hala, nagpanik. Okay lang yon. Okay po. Ayan. So, i-okay nyo lang yan. Ito po ay system announcement lang. It is very important din kasi kailangan talaga sa sistema kasi meron talagang mga reminders. Ano po? Isa din 'yan sa mga protection ng program. Okay, click niyo lang ang okay and then congratulations, nakita niyo na yung view ng inyong dashboard account. Okay, kapag kayo nag-enter po, nag-okay, ang lalabas diyan yung first or account one ninyo. Okay, yung first account ninyo ang makikita niyo diyan. So dito po sa case na to, ayan, maraming icon. May dashboard, may accounts, may switch. Iisa-isay natin yan. Okay po? So here's a tip. Be familiarized with your Opti mobile application as it will play a major part of your Opti business
moving forward. Okay, then scroll to the different icons and understand the specific functions of each icons. Okay po ha, ulitin ko po, Ma'am Sir ha, hindi po trabaho ni upline ang lahat po na gagawin natin kay Opti. So as Optimians, kailangan natin po aralin, maging familiar sa lahat po ng icons ng One Opti. Ano po, dahil po bakit? Si One Opti mobile application po ang pinaka-importante po sa lahat ng pag-uopti natin. Bakit ito ang ating blood and body talaga? Kasi dito natin makikita lahat ng sacrifices natin. Okay po? So, kailangan natin aralin. Huwag naman tayo magpa-stress sa mga uplines natin. Ano po, ilang buwan na. Ang malupit, 1 year na. Hindi pa marunong mag-login. Ano po? So, tanggalan naman natin ng stress yung mga uplines natin. Okay lang po ba? Pwede po ba mag-press 1 tayo? Willing po ba aralin si One Opti application? Sa mga baguhan, pwede ko po makita yun. So, congratulations po, Sir Danny, San Sir Romeo. Ayan, ibig sabihin, hindi tayo magpapabigat sa mga uplines natin. Kasi, angels natin sila ngayon. Pati sa pagtatrabaho kay Opti, iasa pa natin sa kanila. Okay po. So, thank you po sa mga sumagot. Ayan. Kapag nakita nyo na to at nakapag-login na kayo dyan, ano na po ang nasa loob ng One Opti mobile application? Alright? Sige, pag-usapan natin isa-isa. Sa mga one account pa lang, yan ang makikita nyo. Yan ang makikita natin. Sa first page na yan, sa first view na yan, ibig sabihin, nakapasok tayo sa main head natin, main account. Okay? So, hindi pa nakakaintindi po ano ng iba. Ang main account po, yan po ang unang account natin kay One Opti. Dahil binigyan tayo ng opportunity ni Chairman na makapag 7 accounts dito, ibig sabihin, ano po, malaking opportunity yan. Okay po? So, main head yan. Main account ang na-open ninyo dyan kapag ka nag-open kayo. Okay? Ayan. Congratulations po ha sa lahat ng naka-attend. Sa buong Optim yan, sa mga iba't ibang team all over Philippines. Ayan. May mga taga-Dubai din tayo dito. Hello po sa mga taga-Dubai. Ayan. Alright, makikita nyo dyan sa pinaka-upper part, left, makikita nyo naka-encircle, andyan po ang user ID. Yan, Opti dealer number and your user ID. Okay, yung nilogin nyo dyan, for example, ito po ay account ni Coach Hans. O diba? Napaka-privilege natin, magagamit natin yung, makikita nyo yung laman ng ano ni Coach Hans. So, thank you Coach Hans sa paggamit ng account mo. Alright, Hans001. So, meron dyan na dealer number. Alright? And then sa katabi niya, andyan yung logout dun sa kabila, upper right. Dyan tayo din ipindutin yung logout natin. Okay? Meron din dyan na logout icon and then meron din na dashboard icon. Alright? And ano ba ang nasa dashboard? O, sige, pag-usapan na natin. Pag-click nyo yan, yung dashboard na yan, makikita nyo ano po, mas maganda po nakakasabay kayo ngayon ha para at least nasasabayan niyo yung sinasabi natin. Okay, pag click yung dashboard account, yan po ang lalabas. Nakita niyo po, current balance and then yung current GC. Ibig sabihin, ng current, ibig sabihin, yun ang present na income mo sa iyong account number 1. Okay, meron dyan na request bonus and request GC. Makakapag-request lang tayo every Monday. Okay po? So once a week lang tayo makakapag click. Oh, 'di ba ang laki? 54,800. Ito po ay kailan pa kaya to, coach? Parang 2019 pa yata ito. Imagine how much more na yun. Hindi na po siya updated. Oh. Guys, hindi na po ito updated. 2019 pa po. Ay 2020 pa to itong ano 'yan. Dashboard ni Coach Hans. Okay, makikita nyo dyan sa current GC. Mamaya discuss natin ko ng current GC natin. Ayan, sobrang laki. Di ba? Nakakalula. First account pa lang. Ayan na. So, sa baba nyan, may makikita pa tayo na profile. Okay, pag in-scroll down mo yan pababa, andyan yung profile mo. So, pwede ka dyan, makikita mo yung picture nyo, yung photo nyo. So, pwede nyo ipalitan, mag-change photo kayo. So, syempre maganda naman yung ano, yung medyo presentable at medyo formal. Huwag naman yung mga naka-selfie na hindi kaaya-aya because this is business, all right?
So, andyan yung mga profile natin. Okay? Next. Yan yung account section. Okay? Nakakasunod po ba ha? Sabi lang po kayo kapag masyadong mabilis po ako. Okay, the account section. Ibig sabihin ng the account section, pag click nyo yan, makikita nyo dyan yung add account at yung upgrade account. Okay? So mamaya mag-actual tayo. Pinapakita ko lang po yung overview ng buong icons. Pag click nyo yung account, dito tayo nag-add ng account at nag-upgrade ng account. Alright po, huwag po kayo malito ha. Pwede po kayong gumamit din mamaya sa switch. Mas maiintindihan nyo yung kapag nag-actual tayo. So, sa pag-account naman, add account. Kapag kayo ay one account pa lang at gusto nyo mag-second account, dito kayo mag-add ng account. At upgrade account, kung kayo po ay silver account at gusto nyo mag-upgrade into gold, into platinum, or into mobile elite. Alright? Yan po ang i-click natin sa account. Diyan tayo gumagawa ng encoding. Alright? Next. Meron tayo, tips. This section is only used for adding and upgrading an existing account and not for new registration. New registration must be made on the login page and not on this section. Okay, linawin ko po ha. Ito po ay exclusive lang for adding and upgrading an existing account. At dun po sa new registration natin, hindi po dito ginagawa. Dun po yan sa labas ng login page natin. Okay, mamaya mas makikita nyo dyan pag nag-actual tayo. Alright, next, switch account. Ito naman na switch section, kapag click nyo yan, alright, for those na may mga multiple accounts na, lalabas yan. Pero po, kapag kayo po ay single account pa lang, okay po, yung mga one head pa lang or one account pa lang dito, kapag click nyo yan, hindi yan lalabas. Pero po, pag may second account na kayo, third account, fourth account, fifth, sixth, and seventh account, lalabas po ang icon na ito. Malinaw po ha? Okay, kapag linig yung switch, makikita nyo po dito yung account summary, yung add account, at yung mga multiple accounts. For example, kay Coach Hans, he has 7 accounts already. Alright? So, sa main head yung open natin, kapag switch niya yan, makikita niyo dyan ni Coach Hans yung Hans 002, 003, 004, 5, 6, and 7. Naandito naka-store yung lahat ng icons natin ng multiple accounts natin. Alright? Malinaw po ha? Okay. Account summary. Kapag click mo yung account summary, sabi po kayo kapag sobrang bilis ha, kapag yung account summary click nyo, yun po ang lalabas. Okay? Pag linig yung account summary, may lalabas dito user ID, username, wallet, and yung action. Okay, dininawin ko. Yung account summary, kaya nga tinawag na summary, sinasummarize niya lahat ng accounts mo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-switch per account kung gusto mong makita yung lahat ng kabuuhan ng account mo. Okay po, malinaw ha. Account summary, dito nyo makikita yung kabuuhan ng accounts na meron ka. Ngayon, ano ba ang laman ng account summary? Dito nyo makikita yung income po natin per account. Okay, sa case po ni Coach Hans, Hans 001, meron siyang 54,800, meron siyang 2 to 7 yan, merong 18,000, may 24,000. Ayan, yan yung wallet natin. Ibig sabihin, yan ang current wallet na pwede nyo i-pay out. O ngayon, kapag tinignan nyo yung account ninyo at 00, ibig sabihin walang laman yan. Kaya kailangan natin lamanan. Okay? Hataw lang ang katakat. Okay. Once na na-click nyo account summary, may makikita kayo dyan na action. Okay. Ano yun naman yung action? Yung action, makikita nyo dyan, close, merong below minimum, merong, ayan, close, below minimum. Ibig sabihin, kapag naka-close yan, ibig sabihin, hindi pa Monday. Okay? Linawin ko po ha. Magiging open lang yan. Ibig sabihin, magkakaroon dyan ng mga words like cash, check, and bank dyan sa action kapag Monday. Alright? Kasi bakit? Every Monday po ang ating encashment. Medyo ang iba nagpapanik, ma'am, bakit close lagi? Bakit close lagi? Eh, hindi naman kasi Monday po. So, kailangan Monday tayo mag-click. Okay? Pag below minimum naman, pag sinasabing below minimum, yan ang maintaining natin sa ating wallet. Kung sa banko, nag-open ka ng savings account, may maintaining, same with one Opti, meron din tayong maintaining. Alright? So, ang maintaining natin is 500 pesos.
Okay, sa iba, ma'am, bakit hindi ko maklik yung 500? O kaya below 500? Bakit? O, hindi po kasi siya pwede kasi nasa below minimum tayo. Alright? So, pag above 500, pwede nyo nang maklik yan. Okay po, malinaw po ha. Mag-open lang yan kapag ka every Monday. Alright? Next, yung icon naman na add account, yan. Kapag click mo yan, for example, isang account ka pa lang or two accounts ka pa lang, kapag click mo yan, dito tayo pwede mag-add ng account. Pag click nyo yan, may lalabas magpa-pop up, meron dyan na first blank, na andyan yung 001-1. So, pwede nyo palitan yan, yung 1 ng 2. Alright? Kung second account kayo, palitan nyo, ng 2, palitan nyo yung 2 ng 3 hanggang 7 yan. Alright? Then, sponsor, ibig sabihin ng sponsor, ano, dyan po yung ating direct sponsor. Ibig sabihin, dyan po papasok yung 200 pesos. Kung sino po ang direct sponsor ng account na yan. Alright? Ngayon, binary placement, ibig sabihin, dyan yung pagdudugtungan. Alright? Mas maganda po, nag-take down notes tayo para po, pag tayo po ay mismong gumamit na, tayo po ay nag-encode na, may guide tayo. Alright? Linawin ko po ha, binary placement, this is original. Ma'am sir, ang ating mga numbers na mga IDs natin is very unique at hindi pwede magdoble. Alright? Dahil yan po ay protection niya ng company at ng ating IT department. Alright? Very unique and isa lang po talaga ang combination niya ng mga IDs natin. Alright? Binary placement kung saan pagdudugtungan. Yan, yung left and right kung saan mo siya idudugtong, sa left po ba o sa right side. Okay, kaya nga po mas mag-familiarize kayo kung ano ang kahalagahan ng left and right. Alright? So ano niyo yan, naaralin. And then pin 1 and pin 2, ayan. Kung makikita niyo yung ito, kung kayo ay magbibili ng silver account sa Mega Center or sa Stockist or sa head office, bibigyan kayo ng code na ganito. So ito po ay color green na malalaki. Ito po ang ini-encode natin dyan sa pin 1 and pin 2. Alright? So sa mga hindi pa po marurunong, sa mga po mga baguhan, pag kayo po ay nag-pay in, ibig sabihin, nagbigay po kayo ng 3988 sa mga stockist sa area, sa Mega Center, or sa head office, bibigyan po kayo ng ganitong code. Very important po ito. Bakit? Ito po ang nilalagay natin at dito po sa pin 1 and pin 2. Dalawa po yan. Isang pin 1 tsaka isang pin 2. Okay? Ito pong left side, yan po ang nilalagay natin sa pin 1. And yung isa pong side, ito naman po yung sa pin 2. Okay? So, sa mga nagpipayin po na mga baguhan na pinapadaan po sa mga uplines nila, you have to make sure po na nabibigay din po ng mga Mega Centers and mobile stockist natin ang code po. Ano po? So, sa lahat po ng mga Mega Center owners and sa mga mobile stockist natin, please make sure po na mabigyan ninyo po ng codes ang ating mga business partners para hindi na sila mahirapan. Okay? And for those po, for example, ako po ay taga Bicol at nag-pay in po ang aking member, for example, sa Dubai. Ngayon, yung member ko na yon nag-pay in doon sa Dubai, for example, sa isang stockist sa Dubai, ngayon, bibigyan po yung aking downline ng code. Okay? Ngayon, yung downline ko po, dahil po hindi pa siya marunong mag-encode, ipoprovide po yan sa akin para ako po ang mag-encode muna. Alright? So, ganun po yung mga proseso natin sa One Opti. Minsan po kasi nagkakawalaan. Minsan po kasi pupuntas po sa akin, hinihingi ko na po yung code, nawala po. Ma'am sir, lahat, iwala nyo na po yung mga unilevel codes. Wag lang po itong code na to. Mas maganda, kapag na-receive nyo yung code na to, picturean nyo na. Alright? Para po meron kayong copy sa phones ninyo. Very important ito. Ang halaga po nito ay 3988 ang isang pair. Okay? Sa mga nanonood dyan, make sure po na picturean nyo agad-agad. And wag yung i-share. Natawa lang po ako kasi nung mga dati na hindi pa po siya marunong yung mga downlines natin. Pinicturan at sinend po sa JC. O, nilalaman yung ano, nalaman yung code. E pag nagamit yan, hindi mo na makagamit, invalid code na. So, protection po, kailangan po, inyo po ito ha. Alright, next. Meron sa baba niya na silver, gold, platinum, mobile elite. Mamimili kayo.
Okay po, depende sa ipinain po ninyo. And then once na-click niyo na yung silver or gold or platinum or mobile elite, just click I accept terms and conditions and then click on register. Congratulations, nakapag-add account ka na. All right? So, yun ang add account natin. Sa button niya ng switch, pwede ka din po mag-add account. Yung kanina na accounts button, pwede din po doon. Pwede din po dito sa switch account. Huwag po kayo malito ha, pwede po yung gamitin na dalawa. Alright? Kapag click po ninyo yung hand 002, ibig sabihin yan po ang second account po ninyo. Ayan. So, meron po dyan nalalabas na, ano po yan? Ma'am, kaso po may mga invalid naman na hindi naman napapalitan. O, ma'am, sir, sa mga ganyan pong case, kailangan natin i-follow up ang mga mega centers, ang mobile stockies at ano yan, para po maipalitan po yan yung mga invalid codes natin. Ano po? Tandaan nyo po, once na nag-pay-in po ang isang member sa inyo, dapat po within 12 hours, kailangan po encoded na. Okay? Huwag na po natin patagalin kasi yan ang pinaka pinapakita natin na sila po ay encoded na at part na sila ng company. Alright? So pag-click nyo yan na 002, makikita na naman yung current balance. So ma'am sir ha, every time na mag-click kayo ng switch account, current yung pinapakita dyan. Ibig sabihin, yan ang pwede nyong i-pay out. Grabe no? Yung current GC ni Coach Hans, 102,558. Ano na kaya ang pwede natin ipalit na GC nito? Grabe. Nakaka-inspire. Diba? Ayan. Tingnan natin yung 003 ni Coach Hans. Switch account out nila tayo sa 003 ni Coach Hans. Grabe, diba? O, current balance, meron siyang 24,055. Meron din siyang current GC na 72,870. Wow! Imagine you guys, per account yan. Diba? Ma'am, paano po kung kapag invalid username and password? Paano pong ma'am, invalid username and password? Ibig sabihin po, hindi ka pa nagagawa ng account. It's either wala ka pang account or it's either mali po yung password na binigay or username. Please make sure, ensure nyo po sa mga uplines ninyo kung ano po yung tama na binigay po sa inyo. Okay po? So, ibalik nyo po sa uplines nyo yan kung sino po nag-encode para po mabigyan kayo ng tama. Alright? Yan po yung coach, ni Coach Hans, 003. Ayan, switch naman tayo kay coach Hans, 004. O yan, 15 pesos. Ibig sabihin, ma'am sir, ang talaga po kay Opti, 7 accounts tayo. Diba? Ibig sabihin, sa ganyang kay Coach Hans, na talagang Hall of Famer na, talagang grabe na po ang income, ilang accounts pa lang ang gumagana. Diba? Makikita nyo, hanggang 7 accounts yan, yung iba wala pang laman. Ibig sabihin talaga, how much more kapag lahat yan may laman? Diba? Nakaka-inspire talaga po. Okay. Number 5 po ni Coach Hans na account. O yan, may 55, current GC 0. Alright? Next, 006. O diba? Masusurprise na lang tayo. Meron ulit na laman. 23,335, 140,375 pesos naman sa GC. Mamaya, ma'am sir, ipapaliwanag ko kung paano mag-pay out, kung paano natin makukuha yung 23,000 na yan at 140,000 ni Coach Hans. O, pero hindi sa atin yan, ni Coach Hans yan. Okay? Next. 007 ni Coach Hans. Wala laman din. Ibig sabihin, ilang accounts pa lang ang gumagana kay Coach Hans pero ang laki ng income. How much more kapag lahat to ng 7 accounts si Coach Hans, sabay-sabay yan, nagkalo ng laman. Diba? So kaya, ma'am sir, huwag kayo po magtaka din na kapag halimbawa, wala pang laman yung account ninyo, ano po, kailangan natin mag-strive harder pa para magkaroon niya ng account, ng laman. Alright? So maging inspiration yung account ni Coach Hans. Nakaka-inspire. Okay, kaka-cash out na natin yan, ma'am. Promise. Mapapunta kay Coach Hans. Alright, next. Tapos na tayo sa switch. Okay, next bonus naman. Alright, the bonus summary page. Kapag click nyo yung bonus, makikita nyo dyan yung etong icon na to. Alright, mayroong bonus summary, mayroong direct referral, mayroong entry unilevel, mayroong pairing bonus, infinity bonus, unilevel,
Finder's Fee and MSS4. Okay, isa-isay natin yan. Yung bonus summary, dyan yung makikita ang bonus nyo. Ito po ang bonus summary. Ibig sabihin, summary nitong lahat, direct referral hanggang MSS4. Doon yung makikita yan sa bonus summary. Alright? And then, dito naman sa direct referral, dyan yung makikita yung lahat ng pumasok sa account ninyo na yan, yung mga tagto 200. Okay? Kung sa yan yung tinatawag natin na mga sponsorship. So diyan nakikita sa direct referral. Entry unit level naman yan yung mga 5 pesos, 10 pesos na pumapasok sa atin per package. Alright? Kasi meron tayong tinatawag na entry unit level na every package meron tayong nakukuha na cash pa din. Akala niyo wala. So meron 'yan. Alam niyo ba per package meron tayo. Alright. Pairing bonus. Okay, diyan yung pag-click niyo 'yan. Makikita nyo yung pairing bonus nyo per day. Nakasummarize yan. Lahat ng pumapasok sa inyong 750, dyan nakikita. Kaya lang din, ang sa atin sa system ngayon kay One Opti, hindi nakaseparate ang GC. So nakasama dyan sa pairing bonus yung GC. So magbibilang na lang tayo every fifth pair, doon papasok sa GC account natin. Alright? So wag kayong magtaka bakit nagkakaroon ng GC, ng laman yung GC natin. Ano po, nawala naman nakalagay diyan sa pairing bonus sa GC. So sa pairing bonus kasi naka-summarize na lahat ng per day natin na pairing bonus. All right? Infinity bonus naman, matatandaan nyo, kung alam niyo po ang OBP natin, kailangan po sabi ko nga familiarize lahat ng mga icons natin, lahat ng mga words and terms na ginagamit natin kay One Opti. Infinity bonus, ang sabi natin ng infinity, ito po yung tag 100. Ano pa po? Ito po yung tag 200 at ito po yung tag 500 na pumapasok sa atin infinity rebate bonus. Ano po ang ibig sabihin ng infinity? Magsisimula sa third direct referral mo. Ano po? First two direct ng ika-third mo, papasok na yung infinity bonus mo. Entitled ka na doon. Alright? At hindi nagtatapos yan sa third direct mo. Mag-isimula lang yan sa third direct mo onwards. Diba? Ganun katindi si chairman na dapat sa kanya na yan ang income, binibigay pa din sa atin. Diba po? So ngayon, mag-fourth, mag-fifth, mag-sixth, ika-100, infinity, 1,000 direct ka pa naman, direct meron ka, entitled ka, qualified ka for the infinity bonus. But then, it depends on the packages. Alright? Kung silver account ka pa lang, ito po informative lamang dahil wala lang po dito sa screen natin. So, mas maganda na take down nyo. Kapag kayo po ay silver account, for example, ang main account nyo po ay silver account at may pumasok po sa ilalim ninyo na gold package or platinum package na more than na po doon sa direct ninyo na ika-fourth, ika-fifth at entitled ka na for the infinity, ang papasok po sa inyo ay 100 pa din. Kahit po gold man yan or platinum yan, kapag po kayo ay silver account lang, entitled po kayo na 100 lang. Magiging qualified lang kayo na makuha ninyo ang 200 for the gold, platinum for the 500 for the platinum kapag po kayo ay upgraded yung account. Alright, once na kayo po ay platinum na ang account ninyo, kapag may pumasok sa ilalim nyo down the line at entitled kayo for the infinity, ano po, third direct onwards, at may pumasok po dyan na platinum, magkakaroon kayo ng 500 pesos. Okay? Kapag gold naman, 200. Kapag silver naman, 100. Okay? Balikan nyo po ang OBP. Kaya nga po, mas maganda, one of the trainings natin is yung mag-attend ng OBP para ma-familiarize kayo dito sa infinity bonus. Napakaganda po ng infinity kapag naaralan, pag inaral nyo po ang infinity. Alright? Meron tayong unilevel. Yung sa unilevel, mamaya mag-actual ako ng ano yan, ng encoding. Pag sa unilevel naman, tandaan nyo guys, ang unilevel codes natin ay ganito. Yan, nakikita po ba? Pwede ko po bang makita? Type 5 nga po kung nakikita yung hawak ko. Ayan. Ang pinapakita ko po ngayon ay yung mga unilevel codes. Alright? Sa mga hindi po nakakaalam, ayan, sa 198 participants natin, Ma'am Sir, kapag bumili po kayo sa mobile stockist, sa mega centers, sa head office, you have to make sure na meron kayong ganito po. Ano po ba itong mga hawak ko? Ito po ay multicolors. May orange, may pink, may blue, may yellow, meron tayong white, etc. Ito po ay unilevel codes. Ibig sabihin,
Kapag bumili po kayo ng loose products, hindi po silver ha, hindi pay-in. Bakit? Iba po ang code ng silver package, ng gold package, saka ng platinum. Ito po ay green. Pero po, kapag ganito ang codes po, ibig sabihin, pag bumili po kayo ng mga loose products, for example, Taganaga kayo. Ano po, Taganaga? Shoutout sa mga Taganaga. Sample, bumili kayo sa Mega Center. Ngayon, bibigyan po kayo ng Mega Center, bumili kayo sa Mega Center, for example, ng 10 juice. Alright, 10 juice. O, diba kapag member na, 200 pesos na lang. Ngayon, kapag bumili kayo ng 10 juice, bibigyan po kayo ng Mega Center na ganitong codes. Alright, 10 din po na ganito. Ibig sabihin, kung ilan po ang binili ninyong juice, 10 din po yung marireceive nyo na Unilevel codes. So, meron din pong kape. Meron din po tayong Miracle Oil. Diba? Meron din tayong Kojic Soap. So, may mga codes tayo. So, ma'am, sir, sa mga nanonood, please, paki-familiarize kasi marami, sakit, minsan sakit sa ulo to ng mga downlines natin. Magtatanong, ma'am, nawala ko na po yung mga codes, tinapon ko na po, mga ganon. O hindi nyo ba alam na ito po ay katumbas ng cash? Ito po ay may katumbas pang cash. O, mamaya po mas didiscuss natin yung magkano yung mga ano nito. Pero mas maganda po, alamin nyo na po sa mga appliances ninyo, magkano yung mga, ano yan, corresponding value nito. For example, juice. Ang Unilevel po ng juice ay 2 pesos and 50 cents. So imagine that guys, bibili kayo ng 10 juice, i-times mo yan sa 2 pesos and 50 cents. Ibig sabihin, magkano? 15 pesos ba? Ano ba? Paki-multiply nga po. 10 times 250. So ibig sabihin, meron kayong 15 pesos na marireceive dyan sa dashboard ninyo. Paano halimbawa, may 3 accounts kayo, di ba? Paano halimbawa may 7 accounts pa kayo? So napaka-importante guys. For example, coffee. Ah, 25, sorry. Takabobo ko talaga guys, sorry. Alright. Kape. Ang kape naman, 1 peso naman to, o piso. O for example, bumili kayo ng 10 kape. O, di may 10 pesos kayo. O, di ba? Guys, sa mga hindi pa po marunong mag-encode ng Unilevel codes, from now on, please aralin nyo na. Ano po, itago nyo yung lahat ng mga Unilevel codes. Bakit? Napaka-importante to. Bakit? Pera pa to, guys. Pera pa. Mamaya discuss natin yan, Tony. Isa-isay natin. Alright, next. Meron tayong finder's fee. Ano bang finder's fee? Kapag halimbawa, nakakuha kayo ng Mega Center. So, ang Mega Center po, dyan, halimbawa, ikaw po ay nakapag-direkta ng Mega Center. Ano po? So, dyan po, napasok sa finder's fee. Ang MSS4 naman, alright, maganda to guys. Ang MSS4, ito ang program ng mobile stockies na kapag nakakuha kayo ng 4 na direkta mo na nag-stockies po, ay babalik po sa inyo ang 50,000 pesos. Alright, guys, linawin ko ha, direkta po. Ibig sabihin, kung nakadirekta doon sa main head account ninyo, for example, account number 1, yun ang mobile stockies ninyo. Ibig sabihin, in-upgrade into mobile, from silver to mobile, in-upgrade. Automatically, yan ay magiging platinum. So ngayon, kapag in-upgrade yan at kapag kayo po ay nakakuha ng downline, at in-sponsor po doon sa main head na yon sa stockist account po ninyo, ibig sabihin po, entitled ka for the MSS4. Hindi ka po pwede ma-qualify kung nakadirekta siya sa ibang account mo. Kailangan po nakadirekta din doon sa stockist account. Yung stockist account niya din. Nakuha po ba? Mamaya, question kayo kapag halimbawa naguguluhan kayo ha. Kasi, marami ka nang dinirekta. Marami na po akong napapasok na stockist. Kaya lang po, hindi ko po nakukuha ang MSS4 program. Hindi po sa akin bumabalik yung 50,000. Bakit? Ma'am, baka naman po kasi ma'am sir, hindi po nakadirekta yung account ng stockist account ng downline mo doon sa stockist account mo din. So, kailangan po nakadirekta doon sa stockist account mo. Okay? Ayan, ma'am, nabili po ako sa Gumaka Mega Center. Wala pong ibinigay na code. O, ma'am, sir, balikan niyo po ang Mega Center. Kailangan po nakahingi kayo ng code. Ayan. It's your obligations din po, ha? Hindi po talaga obligasyon din talaga ng mga Mega Center. Minsan kasi nakakalimutan, kayo na po mismo ang mag-follow up doon sa mga staff natin and sa mga mobile stockies natin. Hingian natin sila, ha? Okay? Kailangan po talaga.
Ano po, baka mamaya kasi pasali ng pasali kayo ng 50,000 na stakes. 10 stakes na meron kayo, kahit po isang 50,000, hindi bumalik sa inyo. Ibig sabihin, may mali sa encoding. Mamaya kasi, hindi nakadirekta doon sa stakes account mo. Kailangan po nakadirekta yon. Ma'am sir, magandang MSS4 kung nakakuha kayo ng stakes na on the spot, nag-stakes ka agad. Pero kasi kapag halimbawa, nag-stakes siya, nakapag 7 accounts na siya, at yung main head niya, nakadirekta doon sa isang account mo, hindi ka entitled noon ng 50,000 MSS4. Okay? So guys, pwede tayo mamaya mag-chat na lang tayo sa separate. Add nyo ako sa Facebook para mapaliwanag po yun ng maayos. Okay? Kasi po ito, ibibilisan ko lang kasi mamaya po, baka pumulan lang kuryente. Kasi umuulan po talaga dito. Alright, next. Okay, familiarize po ha. Bonus summary hanggang MSS4. Alright, next. Network icon. Ano po ba ang laman ng network summary page? Ayan. Kapag click yung network, lalabas po dito ang unilevel list, binary graph, and binary points. Okay? Sa mga nanonood po, please familiarize. Paulit-ulit ko pong sasabihin, i-familiarize po ninyo. Ano po ba ang laman ng unilevel list? Okay. Ma'am sir, medyo challenging kasi yung system natin ngayon. Okay? Pero po, si chairman and ayan, and lahat po ng IT staff natin is winwork out po talaga para mas lalo mapaganda at lalo pang mapadali ang ating application. Okay, question po, pag nag-upgrade po ng stakis doon sa main head, paano po other silver account? Existing pa rin po yun? Yes. Ay, paano po other silver account? Paano pong silver account, Ma'am Alicia? Kapag po in-upgrade nyo yung silver account nyo into mobile stakis, hindi na po silver account yan. Magiging mobile elite na po yan. Automatically, yan po ay platinum na. 48 pairs ka na po. Okay po? Ma'am, paano po kung ako halimbawa ang sponsor tapos mag-stakis po mismo ang member ko? Kapag nagsabi ko nga po, ulitin ko po, kailangan po nakadirekta po ang stakis account ng downline ninyo doon sa stakis account nyo din para po ma-avail nyo yung MSS4. Alright? Sige po, continue tayo. Sa user unilevel list, ibig sabihin, dito nakalagay ang, wait lang. Ayan, tips. Unilevel list page provides the list of members of your network by level. Ibig sabihin, from first level hanggang unlimited level yan, hanggang ilang level, dito nakalagay kay unilevel list. Okay? Very important itong guide kapag kayo po ay nag-e-encode ng unilevel. Sabi ko nga kanina, yung mga codes na yon ang kailangan nyong hawaan. Meron kayong codes ng Opti Juice. So sabi nga, unilevel po ay makaka-avail ka. Ang maganda po kay One Opti, etong malupit, 10% po from first level up to 10th level. Grabe guys! Saan kayo makakita ng fix na ganyan? Ang iba po is gradual. Ang iba po is descending. Ang iba pa po from 10%, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Etong malupit, hindi 10th level. Grabe guys, palakpakan nyo naman si One Opti from first level up to 10th level. 10% yan. Alright? Next! Yung binary list naman, dito nyo makikita kung saan naka-encode ang inyong mga members sa ilalim. Left and right. Ayan. Makikita nyo dyan, Hans Iturma, 002. Saan ba naka-encode si 002 ni Hans Iturma? Naandun po sa left side, nakaposisyon. Ibig sabihin ng binary list, provides the list of members of your network by binary position, left and right. Okay, kapag kayo naghahanap ng inyong mga downlines, mag-encode kayo, kailangan to, dito nyo pwedeng hanapin. Ma'am, tsagain nyo lang po talaga. Kasi hindi kagaya kasi yung dati natin na application na kapag click mo yung icon na nasa binary graph kayo, i-scroll down lang siya. Dito po hindi kay bago natin application. Tsatsagain nyo siyang hahanapin. But then, sabi ko nga po, the application is still ongoing para mas lalo ma-providean tayo ng maganda and better usage po. Ano po? Yan, naka-takedown po yan sa ating mga ITs. Alright, next. Binary graph. Very important to guys. Madalas itong sinisilip din. Dito po, nakaposisyon. Ito po yung magiging structure ng inyong account. Okay, dito po natin makikita yung drawings. Alright? Yung from main head mo hanggang sa pinakailaliman, dito nyo po siya makikita. Alright? Next, very important to guys. Kaya lang sabi ko nga, para maghanap kayo ng user ID,
kailangan nyo pong balikan yung unilevel list or binary list para makuha yung user ID kapag mag-encode kayo. Okay? Next. Binary points. Alright. Binary points. Ito naman po ang provides the quick view of the points and total accounts encoded under your network. Okay. Sa mga kumikita na, sa mga nag-e-encode na, sa mga familiar na po sa ating account, and for those po na hindi pa, Ma'am Sir, very important ang binary point summary. Ano po? Kailangan nyo yan bisitahin palagi. Saan makikita? Network summary page. Okay? Ang binary points naman, dito nyo makikita kung ilan ang pumapasok sa inyong silver, gold, platinum na na-encode per day. For example, kay Coach Hans na account, meron makikita kayo dito na posisyon. Left, may next pair encounter, may pairs today. May left total, left points, left waiting, and right waiting. Okay. Ma'am, sa tandaan nyo po, binibisita natin ang binary points everyday talaga para iwas, ano po, iwas flash out. Okay? O, hindi nyo pa kasi, hindi pa kayo familiar sa flash out, yung mga bago. Ano po, yung tinatawag natin na flash out, yun po ang meron tayong corresponding encoding per day that depends doon sa package na meron ka. For example, pag silver account ka pa lang, ano po, yung kaya nga po dinidiscuss to sa OBP, kailangan pakinggan nyo to at tinitake down notes. Kapag silver account ka pa lang, kailangan po you are entitled na magkaroon ka lang ng 8 pairs kada araw. Kapag gold package naman, kayo po ay entitled ng 24 pairs per day. And kapag kayo po ay platinum, 48 pairs ka lang po per day. Max na po ang platinum. Kaya nga po sa mga nag-upgrade into platinum, congratulations, pare-pareho na tayo, ano po, na 48 pairs at sagad na yan. Hanggang dyan lang tayong 48 pairs. Okay. Ngayon, kapag silver account ka pa lang, you have to make sure yung pairs today mo is hindi lalagpas yan. Ito po, hanggang 8 ka lang dapat. Okay? Hanggang 8 pairs ka lang. Pero, I suggest, ano po, ilimit nyo lang yan kasi mamaya baka ma-flash out kayo. Ibig sabihin ng flash out, kung may tinatago ka o kaya halimbawa may inaalagaan ka for how many months na grupo at umabot na sa 100, ano po, for example sa mga baguhan, ano, sa mga bago, at 100 na po umabot yung inyong left account or left side account, ano po, at kapag napasukan yan, ano po, ng more than 8 pairs, I'm sorry po, mauubos po yung 100 accounts po ninyo. Mapaparesan lang yan ng 8. Ibig sabihin, 8 pairs lang po ang pwede. Ibig sabihin, 8 times 750, 6,000 lang po ang makikredit sa atin. Bakit? Silver account ka pa lang. So very important po ang upgrading. Kapag po kayo ay meron ng downlines at meron na po kayong grupo sa ilalim at hindi na po maawat ang encoding nila, I suggest kailangan nyo na po mag-upgrade ng account para iwas flash out. Alright? So from gold, from silver to gold to platinum. So pwede rin po kayo magdirekta from silver to platinum. Pwede. Or kapag po kayo ay silver into mobile at ang mobile stock is kayo, hindi na po kayo mag-upgrade. No need to upgrade ng gold at platinum. Bakit? Yung mobile elite po is automatically kayo po ay platinum account na. Alright? Next. Makikita nyo dyan, may left waiting, right waiting. Ibig sabihin, dito kay Coach Hans, yung left waiting niya, ayan, makikita nyo dyan sa baba, second row, 300 po. Ano? Ibig sabihin po, Ma'am Sir, ang weak side po ni Coach Hans is nasa left side. Ibig sabihin, ang strong side ni Coach Hans ay sa right po. Ito po ay main head ni Coach Hans. Ano po? Pinag-uusapan natin is main account. Ngayon, kapag po kayo ay nakita ninyo may 300 points dyan, ano? Ibig sabihin po, merong papasok pa kay Coach Hans na tatlong silver na hindi pa nababasa ng system. All right? 300 silvers, bakit po 300? Kasi po 100 points po is equivalent into 1 silver account. Nakukuha po, bakit point system tayo? All right? So ngayon may 300 waiting kay Coach Hans, ibig sabihin hindi pa po nababasa ng system. Kaya makikita nyo, minsan kasi tayo, atat na atat tayo. Ma'am, wala pa po na napasok na 750 pairing po sa account ko. Ngayon,
baka po mamaya, bisitahin nyo yung binary points ninyo po. Ano po, baka mamaya po, meron kayong waiting dito. Tandaan nyo po, kapag meron kayong waiting dyan, kung alin ang mas maliit, ibig sabihin po, hindi pa po nababasa ng sistema. Huwag magpanik. Lahat po ng ini-encode natin ay nababasa ng system yan. It's either naglalag lang ang system natin, ano po, or baka mamaya nasa fifth pair nyo na. Kaya wala doon sa current bonus nyo. Alright? So ang importante lang dito, makikita nyo yung waiting, ibig sabihin hindi pa nababasa. Kailangan po ba lahat ng account mo i-upgrade or yung sa taas mo lang? Ma'am Nelly, it depends. Hindi po, kayo po ay entitled na mag-upgrade ng lahat ng accounts natin, but it depends. Kapag yung account ninyo po ay kumikita na at mabilis na po ang pasok ng silver per day, you have to upgrade na. Pero po, yung mga accounts ninyo na wala pang laman or wala pang downline or wala pang mga leader sa ilalim, I suggest leave it to silver muna. Huwag muna mag-upgrade na mag-upgrade. Alright? Kasi hindi naman lahat po yan igagalaw lahat ng accounts ninyo. Unless otherwise, lahat ng accounts ninyo ay gumagana. Tama po. Okay? Pero po, tayo po ay entitled to upgrade po lahat. Kahit isa po, pwede. It depends kung ano po ang account ninyo na malakas na ang pay-in, left and right. Okay? Tignan nyo po yan kung ang mga downlines ninyo ay left and right ay malakas na. Alright? Welcome po, Ma'am Nelly. Okay, naintindihan po yung ating waiting. Yan po ang pinaka-importante dito sa network summary page is yung binary points. Mamaya, pag silver account kayo at nag-7 na, alarming na yan, pwede nyo nang sabihan yung mga downlines niyo, tama na muna mag-encode kasi hindi ka pa updated. Okay, nga dapat, kailangan, you have to upgrade na kapag may malakas na kayong team sa ilalim. Alright, next. Next icon tayo. Tapos sa Takay Network, ayan, so may mga questions ha, pwede tayo mag-usap na lang po after para dire-diretso tayo. Sales. Alright, napaka-importante din po ng sales page. Ano po ba ito? Dito po nire-record ang lahat ng unilevel maintenance done on a particular account. Yung pinakita ko po kanina ng mga unilevel codes, dito tayo mag-e-encode. Alright, ano ang insights ng sales page? Meron dyan na encode product pin, meron tayong encoded summary and sales history. Okay, number one. Ano po ba ang encoded product pin? Okay, ano muna ang essence ng pag-encode ng unilevel codes? Sabi ko nga po, very important siya para po lahat ng mga sales ninyo down the line sa ilalim po ninyo is umakyat po sa inyo. Ano po ba ang pinaka requirements monthly maintenance natin? Alright, meron tayong maintenance na tinatawag. Yun po ang unilevel maintenance. Okay, Ma'am Jen, ano po ba ang unilevel maintenance? Very important po ito. Most especially kapag po kayo ay malaki na po ang grupo sa ilalim. Okay, pag sinasabi natin unilevel maintenance, kailangan natin mag-encode ng 6 na juice. Okay, 6 codes ng Opti juice para po ma-entitled tayo at maka-receive tayo ng unilevel bonuses. Kapag kasi hindi kayo nag-maintain ng 6 na codes, ano po, hindi po kayo maka-qualify or hindi po kayo dadaanan ng unilevel bonuses. Alright, kailan po tayo cut off mag-e-encode ng unilevel? Ito po ay for the month of December, pwede po kayo mag-encode anytime, anywhere. Okay? Wala tayong limit. Pero ang cut-off natin is January 3. Ang cut-off po is every third day of the following month. So for example, ngayong December, kapag kayo po ay bumibili na ng mga ganitong products, loose products ng One Opti, kailangan nyo na pong mag-encode bago po mag-January 3. Okay? So 6 codes po, ibig sabihin ng 6 na Opti juice lamang. Bibili lang po kayo ng 200 pesos times 6 kung kayo po ay member. At kapag kayo po ay may code na ganito, kailangan nyo pong mag-encode ng 6. Ano po? Pero po, tandaan nyo po, ang isang account ay merong dalawang side, left and right. Ibig sabihin, 12. 6 times 2. Yung 6 ay sa isang side lang, at yung 6 nasa kabilang side. Kung kayo po ay maraming grupo na sa kaliwa at marami na nag-e-encode sa ilalim ninyo, meron dyan mamaya mag-encode tayo, magkakaroon ako ng encoding actual para makita ninyo.
At sinasabi ko lang kung paano, ano yung essence ng encoding. Ngayon, kung meron kayong grupo sa left na malaki na ang grupo ninyo at nag-encode na sa ilalim nyo, kailangan nyo mag-maintain ng anim na codes. Kung sa right naman, halimbawa, ng main account nyo is malaki na din at nag-encode, ano po, left and right, mag-encode kayo ng juice. Alright? At lahat po ng account, pwede kayo mag-encode, depende nga po kung kayo ay may mga grupo na sa ilalim. Alright? Titignan nyo dyan kung alin ang pinaka malaking grupo ninyo na nag-encode na sa ilalim, dun kayo mag-encode. And for those na wala pang grupo, okay lang po. Okay lang naman po mag-maintain. Sa inyo pa rin naman po pupunta yung in-encode po ninyo. Tandaan nyo po ha, first level up to 10th level. Ibig sabihin, simula sa'yo hanggang pinaka-10th level, upline to upline, hanggang upline ng upline, hagip po yan sa 10th level, up to 10th level. Alright? So, mas maganda po mamaya isa-isahin natin. Okay. Pag halimbawa, meron na kayong code, i-enter nyo lang po yung unilevel code. Ito yung isa. Ayan. Left side po ay yung first code natin, yung pin 1. And then, yung product pin 2 is yung second code natin. And then, encode product pin. Ayan. If this where you enter your unilevel codes from your repeat purchases. Okay. Repeat purchase po ha. Ayan. Sa mga nagre-repeat purchase, kailangan meron tayong codes lagi. Okay. Next. Kapag in-encode nyo yan, yan lalabas sa sales history natin. Alright? So, order summary, dyan mo makikita yung mga sales natin na ini-encode natin, yung mga ganito. So, sa isang account, ma'am share, pwede kayo mag-encode ng halo-halo. Okay? Pwede kayo mag-encode na juice, pwede kayo mag-encode na kape, ng liniment, ng mga ng miracle oil, ng sabon. Depende po sa mga purchases nito. But you can encode po sabay-sabay sa isang account. Okay po? Ayan. Next. Ayan, yun yung summary natin. Okay, next. Payout. Mamamaya, i-ano natin ha, sa baka hindi pa naguguluhan pa po sa encoding, pwede tayo mag-usap na lang separately para mas mabilis tayo ngayon. Alright, for the payout, yan napaka-importante. Isa sa mga mahalaga. Payout page. Ayan. Pag-click yung payout page, dyan lalabas yung request and cash, and then yung history. Alright. First, kailan lang tayo po nag-click ng payout? Okay, sa mga hindi pa po nakakapag-click and mga first time na mag-click, tayo po ay every Monday nag-click ng payout. Okay, so trinabaho natin, yung trinabaho natin from Tuesday up to Sunday, makukuha natin yan by Monday. Alright, pero po allowed lang po sa head office is yung mga uplines natin na authorized para po magkuha ng ating cheque. But, kasi ngayon po medyo ano tayo sa head office because of pandemic, kaya inaallow lang po yung mga uplines natin na kumuha ng cheque doon sa head office kasi minimize natin yung mga papasok sa head office. Okay? So every Monday at makukuha po yan by Friday. Okay, depende po sa schedule ng inyong mga team. Kasi we have schedule po per team na kukuha ng payout. Merong Friday, merong Sunday, Saturday, merong Sunday, merong Monday. So it depends po kung anong team ka. So mas maganda po, tanungin nyo lang po yung uplines po ninyo. Alright, request and cash. Yan. Then, lalabas po dyan, current wallet. For example, ang current wallet mo ay 100,000. Okay, ang minimum request ay 500 pesos. Yan po ang maintenance natin na 500. And then, click nyo yung, lalagyan mo lang po ng amount. Wala pong comma ha. Kailangan, ano lang, numeric lang tayo. Wala tayong, ano yan, comma. So, click nyo yung cash, check, or bank. So, sa ngayon, naka-check tayo. So, mas maganda, naka, ano yan, click nyo lang yung check, then submit request, and makikita niyo yung clinic niyo dito sa encashment history. Alright? Makikita niyo dyan, cash pa din yan, but then, dahil nakacheck tayo, ang lalabas talaga ibinibigay sa atin is yung check na. Okay? Yan po yung payout. Yan yung encashment history natin. So, ito po ay per account ha. Pwede din po kayo mag-encash ng second account ninyo. Meron din po itong ganito. Meron din po sa third account nyo na ganito. Si fourth account nyo hanggang 7, merong ganito. Ito po ay per account kiniklik. Alright? Pag dito po tayo nag-click sa payout na icon. Okay? Next, ngayon, kapag
May out po kayo pala, dagdag ko lang, ito po ay cheque. Ngayon, for those po na mga malalayo ang lugar, like for example, Bicol, iba pa pong mga area na malalayo sa mega center, sa head office, uplines po ang kukuha and pinapadala na lang po yan sa atin. Okay? So ngayon po, si One Opti po ay naka-BPI tayo. Kaya mas maganda po ha, sa mga wala pang BPI account, please, kung gusto niyo po mapabilis ang pag- credit ng payout po ninyo, pwede na po kayong mag-open ng BPI account. Para po, ibigay nyo lang po yan sa mga uplines ninyo para dun po automatically i-deposit. Ano po? And for those po na hindi pa po, wala pa pong BPI account, check po ang pinapadala sa atin. So, i-encash nyo lang siya sa BPI. And I suggest and reminders for those po na may mga cheque and for those po na mga nag-open ng account, mga new members natin, please, pag fill out pa lang ng form, kailangan nyo nang itanong po doon po sa dealer po ninyo na bago na ito po ba ay with ID? Ito po bang names na nakalagay po dito sa dash sa forms natin ay nasa ID nyo? Kasi baka mamaya po nag-encash, hindi na po ma-encash yan kasi hindi match doon sa ID na ginagamit. Alright? So very important po. Obligations natin na i-review yan, yung tama ba ang spelling. Okay, number one, pag kayo po ay nag-check, kailangan tama ang spelling. Ano po? So, minsan kasi nahihirapan din tayo na magpa-change po ng magpa-correct po sa head office dahil sa pag-encode natin, medyo hindi tayo tama ang pag-encode. Mahihirapan po ang mga downlines natin pag nag-encash ng check. So, I suggest po, once na fill out ng form, itanong na kung tama ang spelling para the moment na nag-encode kayo ay tama po. And ang suggest po ha, make sure po na kailangan tama talaga para hindi tayo mahirapan. Alright? Yan. And sa mga nagtatanong, alright, ang cheque po natin ay kailangan 6 months ma-encash na. Kasi mamaya pag nag- 6 months na, ayan, nadodormant siya at hindi na po na-encash yan. Invalid na siya at mapuforfeit yan. So, kailangan. And for those pa rin po yan, adagdag ko na. Kasi ito po nangyayari kasi ito. Marami pong nagtatanong sa amin, Ma'am Jen, bakit po halimbawa ay meron akong kapangalan? For example, Juan de la Cruz, nag-pay out po. Ano po? Halimbawa, si Juan de la Cruz is from Team Bicol. Ngayon, meron din Juan de la Cruz from Team Manila. Nagkataon na by Monday, pareho silang nag-click. Ito po ay pinag-uusapan natin na this is based po sa mga experiences natin para hindi kayo mahirapan. Pareho sila ang name nila Juan de la Cruz, yung isa Juan de la Cruz. At nagkataon by Monday, pareho silang nag-click. By Friday, ano po, nasa sum up yon at napupunta lang sa isang account. Yung isang Juan de la Cruz, nag-expect na may payout siya, ngayon pala, naipasok doon sa isang account na Juan de la Cruz. So, mas maganda, ano po, yung unique name, ano po, kailangan natin talaga yan, make sure na yan po talaga yung pangalan natin. Kasi mamaya may makapareho tayo. Alright? Next, sige, bilisan natin, GC. Okay, sa mga GC naman, sa nagtatanong sa GC, ayan, GC page, ano po ba ito? Kapag linik nyo yan, parang naghang. Ayan, what's inside the GC page? Request GC and GC history. Kapag linik nyo yung request GC, meron dyan na current wallet, minimum request. Ayan, products redemption are always based on SRP price. Okay, tandaan nyo guys, kapag mag-click kayo ng product, laging naka-SRP. For example, meron kayong laman sa dashboard account ninyo na 5,000 pesos. Okay? Ngayon, makikita nyo dyan sa dashboard ninyo, may laman na 5,000 yung current wallet ninyo na GC. Ngayon, magre-request kayo ng product na worth 3,500. O, ano po ba ito? Sample, kukuha kayo ng 10 Opti Juice. So, 10 Opti Juice times 350, yan po ay 3,500. Okay? So, kung ano po yung equivalent ng products ninyo na SRP, yun pong ilalagay ninyo dyan sa request ninyo. And yung tira po, dyan pa rin yan.
So hindi po 'yan mawawala. Okay po? Diyan pa rin 'yan, hindi 'yan mawawala. Depende 'yung pag inubos mo po talaga siya. And for those po na nag-click ng GC, make sure po na kailangan tama ang multiplications ninyo. Kailangan tama ang total kasi bakit hindi na po 'yan mababalik sa inyo kapag may sobrang 10 pesos, 5 pesos kasi exact amount dapat tayo. Okay? And tandaan, every account is entitled lang po ng isang product lamang. Isang redemption ng product. So kapag kape, kape lang. Kapag juice, juice lang. Per account po yan. Alright? And then submit GC request. Ayan. For gadgets and appliances redemption, always seek for approval first before the redemption. Alright. Before I finalize ko yung ganitong ano yan, explanations, ano po muna yung GC account natin? Alright, sa mga hindi po nakakaalam, ang GC po ay isa po yan na privilege din na binigay sa atin ni chairman and isa din po yan sa ating mahalaga pong maintindihan ninyo bakit may GC tayo. So ang GC po is every fifth pair na kukuha natin. Yung isang 1, 2, 3, 4, yung ika-fifth pair natin na banggaan na 750, dyan po mapupunta sa GC account natin. Okay, for those po na nag-e-expect ng 750 pairing na ika-cash out ninyo, ngayon po, baka naman po mamaya nakapasok po sa GC. So, wag po kayo malilito ha. Ngayon, nabigla ka bakit may 750 laman yung GC nyo, yun po pala ay nakapag-limang pairing ka na for that specific account. Malinaw po ba? Sige nga po, kung andyan pa kayo, type 2 nga po kung talaga pong naririnig or naiintindihan. Ang GC po ay kailangan natin maintindihan, ito po ay hindi po ito naka-cash out. Ito po ay nakukuha natin through redemptions ng products and iba pa pong mga appliances and gadgets and iba pa pong mga pwede natin i-redeem. Okay po, sa as of now, pwede natin siyang i-redeem as product, gadgets, yan, mga appliances, mga ganyan. Okay, kaya napakahalaga po, ang ganda po ng GC natin. So hindi po siya nakaka-cash out po ha. Linawin ko, ang iba po kasi, Ma'am Jen, bakit po may GC ako, hindi ko po makash out, gusto ko pong kunin as cash. O ito po, hindi po pwedeng cash. Okay? So malinaw po ha. Alright. Kapag po kayo ay magre-redeem ng gadget, meron po tayong form na fine-fill outan sa head office. So kailangan niyo muna mag-fill out ng form and then you have to submit muna sa head office para po ma-approve ng admin. So for approval po yan. For example, ang products po is 100%. Ano po, makukuha mo yan. But SRP. Pero kapag gadgets and appliances, that's 50%. Ibig sabihin, kung may laman ka, halimbawa, ang laman ng wallet mo sa GC is 5,000 pesos, hindi mo siya makukuha, ano po, o hindi ka po matchechekehan ng head office ng 5,000, but rather 2,500 lang. That's 50% kapag mga gadgets and appliances. Alright, and even yung tuition assistant program, yung pong tuition sa mga anak natin, so yan po ay 50% lang. Okay? So malinaw po tayo dyan ha, 50% and for approval. So kahit anong appliances, for approval yan. Kailangan po kung mag-a-approve kayo, magpapa-approve kayo, kailangan mga 2 weeks before, ano na kayo, ready na kayo. Okay, maximum amount per redemption is 50,000 pesos. So ibig sabihin, kapag may laman dyan na 50,000 pesos, ano po, yan po ang pinaka-max lang. Kapag nag 100,000 na po yan, kailangan natin natin. So 50,000 lang po tayo. Alright? Sige po. Ayan, next. GC history. Diyan mo makikita yung ilan ng GC nyo na kinukuha. Na nare-redeem nyo na. Alright? So malinaw tayo po ha sa GC. Kailangan po ipa-approve muna kapag mag-redeem kayo. And then kapag product, ayan, pwede nyo kunin na yan sa head office kapag po kayo ay nakapag-redeem na. By Friday din po yan nakukuha kapag product. Okay? Profile page. Ayan. Update account. Napaka-importante din po ito. Ayan. Balikan nyo po yung mga account ninyo. Pwede nyo pong i-upgrade ito. Yung nickname nyo, yung birth date, civil status, gender, nationality. Lahat po yan nasa edit profile. Bank account. As of now po, hindi pa po natin itong i-fill out. Pwede kasi naka-check pa tayo. So, hihintay po tayo ng
permission at ng information po, update from chairman kung pwede na natin gamitin ng bank account. Okay, for those po na mga nakacheke pa, ayan, kailangan po meron tayong IDs. Okay? And then, change password. Ayan, sa mga naka-default ang password, ma'am, sir, please, maraming nangyayari ganito, nakakalimutan ang password. Atat na atat mag-login at mag-change ng password, hindi pa naman marunong mag-encode. Ngayon, nakalimutan. Alam niyo po ba na kapag nagpa-reset kayo ng password is 100 pesos per account. Okay po, kung kayo po ay nakalimutan ninyo mag-log ang password ninyo at nagpa-reset kayo sa head office, ma'am sir, head office pa po yan ha, at kailangan nyo magbayad ng 100 pesos per account. Kung kayo po ay 107 accounts po, kailangan po 700 din babayaran natin. Alright? Next. Change photo. Ayan. Bahala po kayo kung pwede nyo anuhan yung change photo. Depende po sa inyo yan. Alright. Next po. How to register a new member. Ito na. Kailangan actual tayo. Kung may mga hawak na pa kayong codes dyan, mas maganda po sabay kayo sa akin kung paano mag-encode. Alright, how to register a new member. Tips, when encoding a new member, kailangan po always inform your upline before doing an encoding for monitoring purposes. Okay, ma'am sir, sa mga hindi pa po marunong mag-encode, please, kailangan inform nyo muna yung mga uplines ninyo bago po mag-encode. Ano po, avoid critical days, Sunday or Monday when encoding. Okay po, encode during lean days like Tuesdays to Saturdays. Okay, bakit po critical days ang Sunday and Monday? Bakit? Ang Monday po kasi natin, that's click day. Ibig sabihin, mabagal na po ang sistema natin din kasi marami nang nag-encode. So I suggest lean days tayo, Tuesdays and Saturdays. Alright, do not delay encoding. Encode within 24 hours upon receiving the code. Okay, sa mga nag-hold ng account, please, kailangan ma-encode na kaagad. Alam niyo po ba, one of the marketing tools natin is makapag-present tayo ng account sa ating dealer, sa ating new members. Kasi excited sila na maging part ng company natin. So one of the marketing tools natin, yung account na ipapakita natin. Alright? Avoid encoding when you're in a hurry and when you are sleepy. Okay, so mga minsan kasi nagkakamali tayo ng encoding. Bakit? Nagmamadali tayo mag-encode. Minsan kahit nasa jeep, nasa sasakyan, nag-encode tayo. Ngayon, namamali tayo ng encoding. Minsan yung spelling, di ba? So, kailangan hindi natin madaliin ang pag-encode. So, when you are sleepy din, kapag tayo inaantok, please, pwede nang ipagpaumaga yan. So, huwag na mag-encode kapag inaantok. Kasi, namamali tayo ng mga sponsors, tsaka ng mga binary placement. Fault natin yan. Hindi na natin pati yan mababago. Bakit touch move? O, tandaan nyo guys, kapag na-encode na yan, wala nang palitan, yun na yun. Okay? Kaya very important kapag kayo po ay hindi nagmamadali. Okay? Always double check all entries when encoding. Don't be a trigger happy. O yan, minsan na-excite tayo. Leader to, encode ko na to, di ba? Ngayon, na sobrang ka-excited natin, namamali na tayo. Okay? So iwasan po yung na-trigger happy tayo. Lalo kapag excited. O, minsan kapag sobrang excited daw, mali na din. Kasi mali ang nagiging result. So, dapat kalmado lang. Alright? Next. Before encoding, always check the proper placement of the new member. Okay? Naratandaan niyo po kanina yung sinabi ko, yung binary placement. Kailangan po, chine-check nyo yan kung saan nyo siya idudugtong. Bakit? Touch move po tayo. Marami nagre-reklamo po sa akin, Ma'am Jen, mali po yung encoding ko. Nailagay ko po sa right na dapat po sa left. Ma'am, tandaan nyo po, touch move yan. Wala tayong magagawa, encoded na yan. Kaya you have to make sure before encoding, before accepting the terms and conditions, kailangan check the binary placement. Check lahat ng details. Kasi mahirap baguhin, hindi na mababago ang placement. Alright? Always double check the dealer numbers of both the sponsors and the placement's dealer number. Alright, sponsorship pa din. Saan mapupunta ang 200? Diba? Kailangan, alam nyo yan. Kailangan i-double check yan. Nakikita yan sa form. Itong sekreto. Para hindi kayo mamali, iwasan nyo po na mag-encode na walang hawak na form. Marami ang nagkakaproblema na panay-encode na hindi naman hawak ang form. Okay, nakadepende, hihingin lang doon sa
dealer. Ma'am, pahingi po ng full name mo at birthday mo at lahat ng details. Sino po ang sponsor nito? Mga ganyan. Para po maiwasan natin yan, you have to make sure na hawak nyo yung forms. Alright? Kasi may basis tayo doon. Kailangan nakalatag doon para may copy kayo. Habang nag-encode, katabi nyo ang form. Kaya kailangan, kapag nakapagpa-member kayo, always ask for the forms. Okay? Number 8, focus when encoding to avoid errors. O, huwag na makipag-chismisan. Mamaya may ka-chat pa habang nag-encode. Mamaya may ka-call pa, may ka-text pa habang nag-encode. So, kailangan pa nag-encode kayo, focus para avoid errors. Okay? Ito po ay mga reminders lang para at least hindi tayo mamali. Okay, ito na. So, may mga gustong mag-try ng account, pag-register ng account, kailangan meron kayong code na ganitong hawak. Kung may mga available codes kayo dyan, kailangan meron kayong hawak na code para makasabay kayo. Alright? Sa mga nakikinig sa mga participants ngayon, 170 participants sa Tsumatsaga, congratulations dahil willing na willing kayong makapag-attend at matuto. Alright, how to register a new member? Try natin. Sabi ko kanina, pag nag-register ng new member, hindi log in. Bakit? Wala pang account yan. Mamaya, nagkakamali, panay na ang login, nag-iimbento ng mga username and password, wala pa naman palang account. So, kailangan i-register muna. Okay, how to register? Eto na. Pag-click yung register, doon po sa login page natin, eto pong lalabas. Register form. Meron dyan na first name, may middle name, last name, email address, mobile number, address, and username. Meron din yan na password, confirm password, user, sponsor, binary. Hanggang po yan sa makaregister ka. Sample, i-member natin si Juanito. Alright, Juanito ang pangalan. First name. Middle name, Masipagern. So, di ba? Coach Hans, lupit talaga naman pangalan dito. Alright, ang last name niya, Tamadersky. Okay, masipag na siya, pero tamad din. Alright, and then sa email address, okay. Wait lang. Kapag halimbawa walang middle name, kasi may mga pangalan na walang middle name, just leave it dot. Pwede nyong lagyan ng dot lang. Kasi pag wala kasing or blank, parang hindi in-accept ng system. So kahit po isang dot lang, pwede na. Alright? Kapag walang middle name. Okay. Next. Ang email niya is jmt@gmail.com. Ito po ay based po doon sa form na ibinigay po at fill outan po ng ating member. Okay? Mobile number. Alright? And then address. Username. Alright. Sa username, sabi ko kanina, it depends po sa inyo kung paano nyo po bubuuhin ang username. It's either with numerical or gusto nyo po is puro lang tayo letters. Ano po? So, pwedeng depende po username plus name. Pwedeng first letter of the use of the of your username plus surname plus ano yung name, depende po sa inyo yan. Alright? Password, pero po wag niyo naman po pahirapan yung mga downlines ninyo sa username. Ang iba kasi sobrang haba. Okay, password Opti 1 2 3 4 5 6, depende po yan sa password na ibibigay ninyo. Confirm password. Alright? Sponsor, kung saan mapupunta ang 200 pesos or yung direct sponsor. Napaka-importante. Paano niyo makukuha yung direct sponsor? Alright. Ngayon, kung kayo po ang direct sponsor, titignan niyo po kung saan po siya idudugtong. Bakit? Wala tayo ng cross-lining. Kung saan po i-encode, kung alin pong account ang nasa taas, yun po ang pwede niyong gawin na sponsor ID. Okay? Take note po, walang cross-lining tayo sa pag-i-encode. For example, yung number 2 mo nasa left, yung number 3 mo nasa right. Ngayon, gusto mo po siyang i-sponsor kay number 3, okay lang po. Pero po, pagdating sa binary placement, tandaan nyo po, hindi po siya pwedeng, halimbawa, downline po siya, ida-downline mo siya kay number 2. Ngayon, ang binary placement, inilagay mo po siya doon sa cross-line ni number 3, hindi po siya tatanggapin. Bawal ang cross-lining sa atin. Okay? So, kailangan po, isang side lang po siya. And then, left and right, where new member is attached. And then, pipili kayo kung left or right yan. Kaya kung sa mga nagtatry na mag-encode, kailangan po walang ano yan. Ma'am, hindi po ba problema kapag walang middle name? Okay lang po pag walang middle name. Just leave it, lagyan niyo lang po ng dot, ng period. Magpo-proceed po yan. Kailangan meron lang pong laman lahat. Okay? Yan, left and right. Ayan, pin 1. Ito pong pin ang nakalagay dito. Ayan, yung pin 1 natin.
So may mga may hawak na pin. Pin 2, lagay niyo yung pin 2. Then pili kayo silver, gold, platinum or mobile elite, depende sa ipinain na package, and then accept terms and conditions and then register. Okay? So mga naghahanap po ng user ID, pwede niyo balikan yung inyong Unilevel list at yung binary list natin. Congratulations! Kapag na-register niya, before niyo po i-click yung register, double check the names at lahat po ng mga details kung ano yan. Double check if new member has been properly encoded. Alright? Ayan. So, yun po yung new member. So, mamaya po, mas maganda po mag-try kayo ng ano yan, sarili. Madali lang po talaga mag-encode. Mabilis lang po talaga dyan mag-encode. Kahit nga po mga elementary kaya. Ang importante lang po is alam ninyo po kung ano yung mga pinaka-critical na ano natin, ay ano yan, part dyan. Yung pinaka-critical dyan, most especially yung names. Kailangan tama ang spelling, yung sponsor ID, and yung binary placement kung saan nyo ilalagay. Yan po ang pinaka-critical dyan na kailangan nyo matutunan at kailangan nyo laging i-double-check. Alright? Next, yan po yung registry ng account natin. Okay. Paano naman po mag-add account? Alright, next. How to add an account? Tips when adding an account, kailangan, ganun pa din, inform muna si upline. Mamaya po kasi, nagiging sakit sa ulo na din po ni upline dahil po, kahit po eh, ano yan, marurunong na, ano po, kailangan i-inform pa din po si upline. Lalo pa po kung si upline niyo po ay silver account pa lang. Okay? Kasi bakit? Mamaya po ma-flash out si upline. Kailangan po ini-inform. Upline, may encoding po ako ngayon ng 3. Upline, may encoding po ako ngayon na 4. So you have to inform po muna yung upline natin before encoding. Dahil mamaya, hindi lang po kayo kinoconsider. May mga kinoconsider pa sa taas po ninyo na mga silver account pa lang at baka po ma-flash out. Alright? Kailangan natin yun antabayan. Okay? Avoid critical days. Ganun pa din. Make sure to open the main account of the owner. Okay, ito. Tip. Para po mag-add ang account, kailangan nyo po munang i-open yung main account ng owner. Sa mga hindi pa po marunong mag-encode, ano po, para po mag-encode niyan, kailangan po i-open nyo muna yung main account. Possible po ba the same ang sponsor ID at binary placement? Posible po. Kapag po kayo ay isang account pa lang, posible. At kayo po ay mag-add account ng second account ninyo, yan po ay same. Sponsor ID and binary. Pero po kapag kayo po ay marami ng ilalim ninyo, posible po magkaiba na yan. Okay? So mga add account, especially kapag one account ka pa lang at mag-add account ka, yan po ay magiging pareho. Bakit? Ang sponsor mo ay si 001 mo, ang binary placement mo, idudugtong mo siya sa kay 001 mo, so same po yan na ID number. Okay? Make sure to open the main account of the owner. Number 4, ganun pa din, hindi pwede magmadali at kailangan alive. Bawal ang tutulog-tulog kapag nag-encode. Okay, welcome po, Ma'am Malisa. Alright? Next, number 5, always double check all entries when adding an account. Ganun pa din, huwag masyadong trigger happy. Sobrang excited natin. Diba? Before encoding, kailangan i-check pa din ang placement ng added account. Always double check the dealer numbers ng sponsor at placement. Pareho din to sa panag-encode ng new accounts. Focus when encoding to avoid errors. Alright? Okay. Paano mag-encode? Pag nag-add ng account, hindi ka na po pupunta sa register. Pupunta ka na po sa login page. Bakit? Sabi ko nga po, kailangan mong pumunta sa main account ng owner. For example, kay coach, eto po, dahil po nakapag-member tayo kay Juanito, Tamadurski kanina, ilalagin na natin siya. Alright? Kapag nag-account, ayan, di ba? Eto na po yung user ID ni JMT Tamadurski. Eh, makikita nyo dyan sa taas, yan na po yung account niya, account number 1, at siya po ay encoded na. Congratulations po ha! Sa mga wala pang account, kailangan po magpagawa na po kayo. Alright? Make sure you are in the correct account to be added. Kapag nag-open kayo at isang account pa lang kayo, ang magpa-pop up dyan is yung pinaka-main account po ninyo. Okay? Click on the icons. Account icon. Okay, dito tayo mag-add ng account. Sa account. Diba kanina nag-summary tayo. Diniscuss ko po yan. Alright, add account. Click on the add account icon. Ayan. For example, si JMT Tamadurski mag-add ng account. Nakikita nyo dyan, JMT Tamadurski -1, papalitan nyo lang po yan ng number 2. Kapag kayo ay mag-second account na. Yung number 1 dyan, palitan nyo na number 2.
para makapag-second account kayo para 002 na ikaw. Alright. Next. Enter the sponsor ID and the placement ID. Okay? Ulitin ko, yung sponsor ay kung saan mapupunta yung 200 at yung placement kung saan po idudugtong siya. Okay po. Meron left and right. Kung left or right mo siya ilalagay. And then, pin 1, pin 2. Okay? Sa pag-add account, ganun pa din. Ganito po yan. Tandaan nyo po, ito po ang ginagamit natin every time na mag-pay in tayo ng account. Use, ano man yan, new dealer man yan or add account. Alright? Then, silver, gold, platinum, mobile elite, depende. Click the TNC button or accept terms and condition and then register. Alright? Then, double check all the entries. Congratulations na kapag add account ka na ng iyong account. Okay. Next. Paano naman mag-upgrade? Sabi ko nga, pag nag-upgrade ng account from silver to gold to platinum, kailangan mag-login ka muna din sa account mo. So, it's either main head mo yan i-upgrade mo, depende po sa account na i-upgrade mo. Kung kayo po ay mag-upgrade ng main account po ninyo, 001, doon po kayo pupunta sa main account ninyo. Saan po yan? Okay, tandaan nyo po kung ano po ang account. Sa taas, nasa taas po ano. Pag nasa number 2 kayo, meron yung dash 2. Kapag nasa number 3 kayo, may dash 3 dyan. Pero pag wala po, yan po ay nasa 001 kayo. May depende po sa user account ninyong ginamit. Okay? Click on the accounts icon. Dyan po ang upgrading natin. Huwag na po yung add account. Dito na tayo sa kabila, yung upgrade account. Select upgrade account icon. And kapag click nyo yan at gusto nyo na mag-upgrade from silver into upgrading account naman, depende po. Halimbawa po, silver account kayo at gusto nyo mag-mobile elite at stockist na kayo, i-enter nyo lang po yung code. Ganito din po yung code. Pareho po yung binibigay ng Mega Center at ng head office at ng stockist. Pareho po yan. Pin 1, pin 2. Pili lang po kayo from gold, platinum, or mobile elite. And then, click the proper package and then click upgrade account. Napakabilis, Ma'am Sel. Hindi naman talaga sobrang hirap. As long as alam ninyo kung anong account ang i-upgrade ninyo. Pipili lang kayo. Alright? Next. Submit nyo yan and then you're done. And congratulations sa kapag upgrade kayo ng account. Andyan pa po ba kayo? Pero po bang mag-type ng 1? Para po makita ko andyan pa. Yan. Bibilisan ko po ha. Next. How to encode a unilevel code. Sana po marami kayong natututunan tonight. And kapag may mga questions kayo, pwede po kayong diretso na po kayo sa uplines ninyo magtanong or sa akin. Yan, chika tayo sa Facebook. Alright. Unilevel incentive guidelines. Paano na po ito i-encode? Ayan, hawakan nyo na yung mga ganitong codes nyo. Yellow, green, blue, orange, pink, white, depende. Unilevel incentive guidelines. All of the products sold comes with the Unilevel codes and corresponding points value. Kaya nga po sabi ko kanina, huwag kayong papayag kapag kayo bumili ng ng products, eh wala kayong makita or mahawakan na codes. Balikan nyo ang Mega Center o Mobile Stockies na nagbenta sa inyo, hingan nyo ng codes. Ma'am sir, this is your karapatan. Okay, karapatan natin magkaroon ng codes. Kaya nga po, for those Mega Centers, reminders for all the stockies, Mega Centers, please, huwag natin pahirapan ng ating mga business partners na bigyan natin ng mga codes kasi kailangan po talaga nilang magkaroon nito para po, this is an incentive. Ito po ay pera pa. So, kawawa naman kapag hindi nabibigyan ng codes. Okay po? Yan. Kailangan may corresponding yan. Monthly maintenance to qualify for the Unilevel incentive is 150 Unilevel points value per account. Okay. This is equivalent, yung 150 is equivalent to 6 codes po. Ibig sabihin, 6 na Opti juice ang kailangan ma-maintain ano po, per side ng account. Okay. Left and right, kailangan kung 6, kailangan 12. Okay, basta po minimum, ang pinaka-monthly maintenance is 150 points value. Makikita nyo dyan yan kapag nag-encode kayo. Okay, cut-off is every third of the month. Sabi ko nga, the following month yan runs from 4th until 3rd of the succeeding month. Okay, so I suggest, para hindi nyo makalimutan, ngayon pa lang, every time na makakabili kayo ng ano yan, pwede na kayo mag-encode. Okay,
Makikredit po ang Unilevel points natin is every 5th of the following month. Every 5th hanggang 9th of the following month. Depende yan sa days na pasok. Okay? 5th hanggang 9th month yan. 10 pieces po ba dapat ang kababaan para mag... Hindi po. Minimum. Wala tayong minimum dito. Kahit isang juice bilhin nyo, meron kayong code na isa. Okay? Kahit isang kape bilhin nyo, meron kayong isang code niyan. Wala tayong minimum dito, ma'am. Okay po, ma'am Julian? So, kailangan dito, every time na magpo-purchase kayo, hingan nyo ng code. Karapatan nyo yan. Okay? Next. So, kailangan po, third month, kailangan nakapag, third, every third of the month, kailangan meron na kayong, ano yan, nakapag-encode na. And, makikredit siya from 5th at to 9th day the following month. Okay? Unilevel system naman has dynamic compression. Ito maganda. Guaranteed 10 level commission. So, itong pinakamaganda kay One Opti because fixed ang ating commission. That's 10% from first level up to 10th level. Grabe guys. Hindi to gradual at hindi descending or ascending ang ating mga Unilevel points. Alright? Napaka-unique ng ating Unilevel. At ang maganda sa atin is very transparent ang company, very transparent ang system natin. Okay? Unilevel incentive payout is within 5 days after cut-off, roughly from the 5th to 9th. Okay, tama sinabi ko kanina. 5th to 9th. Kaya makikita nyo, mapapansin nyo, nagtaka kayo, uy, meron laman. Alam nyo guys, kahit pag ito naipon-ipon lahat, kape, juice, liniments, at naipon-ipon lahat, kung ang piso nakakabon ng 1,000,000, how much more ito, di ba? Kapag inipon ang inipon nyo to at isahan, ano po, magtataka kayo, bakit meron kayong Unilevel points the following month, di ba? So, halimbawa, ngayong December, encode na kayo bago mag-January 3. Ngayon, makikredit yung buong sales natin ng December sa January 5 hanggang 9. Okay? Yun mag-a-appear dyan sa dashboard ninyo. Bakit may laman yan? Okay? Welcome po, Ma'am Julie. Okay, next. Number 6. Payout on Unilevel incentive is included on the account summary of each member's account. Therefore, included during encashment of the account too. Congratulations, guys! Bakit? Ito ay included sa ating account summary. Ibig sabihin, pwede itong i-cash out. Hindi kagaya ng 5th pair na yun po ay pang product at pang appliances at pang iba pang gadgets natin. But then, ito pong mga Unilevel codes. Kaya nga po, you have to make sure meron kayong Unilevel. Bakit? Ma'am Sir, ito po ay pera pa na nasasama doon sa payout natin. Okay, malinaw tayo? Sige nga po, press 2 nga po para malinaw. Okay, ngayon po Ma'am Sir ha, kailangan nyo na po magkuha ng mga Unilevel points. O, oh, diba? Ngayon, importante pala yung Unilevel. Akala nyo po, mga maganato lang yan. Pero ito po ay napaka-importante. O ngayon, from now on, hingi na kayo ng Unilevel codes ninyo. Okay, paano mag-encode ng Unilevel? Kailangan mag-login muna tayo. Login muna kayo sa account ninyo. Ano po? Okay, kay JMT, login tayo. Okay, account na to ng JMT Tamaderski. Pag nag-encode ng Unilevel, sabi ko nga, saan pupunta? Sa sales. Okay, pag pumunta kayo sa sales, click nyo yung encode product pin. Ayan. Makikita nyo dyan, encode product pin, encode product pin 1, and product pin 2. Madaling-madali guys, napakadali sa mga encoding. Mas madali po ito kumpara doon sa ad account and new members. Okay? Encoded summary, dyan makikita yung na-encode mo na. And then sales history, dyan mo po makikita kayong credited na sales sa'yo out doon sa mga total na in-encode mo. Alright? Sample, encode tayo ng juice, NFBWJ, product pin 2, I-035H. Okay, tip, kapag nakakita kayo, huwag kayong malilito. Meron kasi dyan halo, numeric and mga letters sa ating codes. Kapag ka big letters, kapag halimbawa malaki yan, ibig sabihin numbers yan. Huwag kayong malito sa 0 and O. Kapag malaki, ibig sabihin 0 yan, numeric yan. Lahat po ng letters natin sa code ay hindi naka-caps lock. Ibig sabihin naka-small lock lahat. Small caps lahat, okay? Small caps. So walang ano diyan, walang naka-caps lock. Pag nakita niyo diyan na mga letters, lahat po yan ay naka
small caps. Pero kapag nakita nyo dyan ay maka, naka big letters, for example, naka medyo malaki, yan po ay number. So huwag kayong malilito sa I and L. Madalas kayo na nalilito na mamamali, puro invalid code dahil dun sa letter I and letter L. So ang I po ay laging may tuldok yan. Pag L yan, nakaisang tuwid lang yan, letter L yan. Okay? Pag number 1, number yan, madali. Pag 0 naman at O, wag malilito. Pag malaki, 0 yan. Pag maliit, O yan. Alright? Diyan lang naman nagkakalituhan eh. So, kailangan aware kayo dyan sa encoding. Panay ang ano yan, encode. Mali naman yung ano, puro invalid. Okay? Thank you, ma'am. Yes po. Ayan, grabe po. From Sir Aurel, grabe, from Malaysia. Nakikinig po siya. Hello po. Ayan. Next. Encode product pin, automatic. Ayan. Click nyo lang. Encode adding item 1 of your cart. 1 to your cart. Ayan. Click OK. And then, kapag na-click mo yung OK, automatic, lalabas dyan sa encoded product summary nyo yung na-encode ninyo. Tandaan nyo, guys. Pin 1, pin 2, product. Super juice pa yan. And then, binary. And then, meron tayong unilevel points value. 25 pa lang. Ilan nga po yung total value natin para ma-qualify tayo? 150 points value ang kailangan natin mabuo. So encode pin ulit hanggang makabuo kayo ng 150, ibig sabihin 6 na Opti juice ang kailangan natin ma-encode. Alright. Next, encode product pin ulit. Add to your cart ulit. Ayan, next. Nakabuo ko na ng 50. Encode pin ulit. Ibig sabihin, hanggang 6 po na juice ang i-encode ninyo hanggang makabuo kayo ng 150 points value. Okay? Malinaw? Hindi po kayo qualified na aakyat ang mga bonuses ng unilevel sa inyo ng mga grupo nyo sa ilalim kapag kulang po ang in-encode ninyo. Nag-encode kayo ng 4, hindi ka po magkakaroon. Kapag nag-encode ka ng 5, hindi ka po magkakaroon ng unilevel bonuses. Kailangan 6. So makikita nyo dyan, 150 total summary points value. Then, decide saan nyo pa siya ilalagay, sa left or right. So, sabi ko kanina, you have to make sure na alam ninyo kung saan nyo ang grupo ninyo na nag-e-encode na. Baka mamaya, panay ang encode ninyo sa left, eh wala lang palang kayong grupo sa left. Andun pala sa right. Si upline po ba ang nag-encode o pwede po kami? Ma'am, sir, sabi ko nga po, Ma'am Julie, kailangan po kayo po mismo mag-e-encode. Hindi po trabaho ni upline ang pag-encode. Okay? So, umpisa po trabaho ni upline para turuan kayo. But in the following days, months, kailangan po tayo na mismo ang nag-e-encode niyan. Aralin po natin ang pag-encode dahil po negosyo natin ito. Okay? Alright, next. Kapag nag-encode na, total is 150. Submit order niyo na. Yan, continue submit order. Before ko i-submit, ma'am sir, pwede kayo magdagdag ng kape, ng miracle, ng essential, ng ibang products, pwede nyo idagdag sa 150. Okay, ang 150 po linawin ko, that's only juice. Para po makapag-avail kayo at makwalify kayo ng unilevel points. Okay, tandaan nyo po ha, 6 po na juice yan. Okay, next. I-okay nyo lang at automatic mapupunta siya sa sales history and done maintaining this account. Tandaan nyo po, main head pa lang yan. Meron kayong kung 7 accounts yan, depende nga po kung sino ang mga marami ng accounts sa ilalim, downline sa ilalim, yun po ang pwede nyong i-maintain. Okay po. So, left and right. Okay. Ako po, ako di ko pa nauunawaan. Yes po, Sir Dominador. Ano po siya? Pag-aaralan po natin. Mas maganda po talaga magpag-guide po tayo sa mga uplines natin. At responsibility po natin na matutunan ito. Alright? Next, proceed to the next account. Process until all accounts are maintained. Okay? One account pa lang ito. Ngayon, kung may 7 accounts ka, i-maintain mo yan, 7 accounts. Okay po? So, congratulations. Nakapag-maintain ka. At tandaan nyo po, napaka-importante ito. Most especially kapag may mga grupo ka na sa ilalim. Unilevel po is napaka-importante. Bakit? 2 to 3 years from now, ma'am sir, paano halimbawa meron kang downlines na umaabot na ng 1,000? Diba? Meron ka ng downlines sa ilalim mo, may grupo ka ng sa ilalim na halos 1,000 to 2,000 accounts. At paano halimbawa, yung mga downlines mo na yon, eh, nagme-maintain, maraming binibiling products, maraming binibiling
purchases sa Mega Center and head office sa mga products at nagme-maintain sila, lahat 'yon hagip mo. Lahat 'yon bonus mo. Imagine you guys ang company, ganong katindi. Bakit? Kaya nga po ito po ay sustainable. Bakit? Unilevel pa lang, busog na tayo pagdating ng panahon. Ma'am sir, tandaan niyo po, ang Unilevel ay hindi man natin ma-enjoy ngayon, bakit wala pa tayong grupong malaki. Pag nagkaroon ka ng grupo na kagaya ng upline Gab, upline Coach Hans, Coach Lester, di ba bang mga uplines natin na malalaki na ang grupo, ang laki na po din, ang laki na din po ng kanilang Unilevel point. Tandaan niyo po, first level up to 10th level, direkta. Paano halimbawa, marami kang direkta. Lahat po ng direkta mo ay first level mo yan. Dapat po alam niyo yan, dapat po naiintindihan niyo ang leveling natin. Lahat po ng direkta ninyo ay first direct niyo yan. Okay? Yung direkta naman ng direkta niyo, tawa, huwag yung malam ito, yung direkta ng direkta niyo, second level niyo yan. Imagine you guys, up to 10th level. Magkano kaya ang magiging Unilevel ninyo, bonuses ninyo, pagdating ng panahon, 2 to 3 years from now? Kung ngayon, nag-e-enjoy na kayo ng 100 pesos Unilevel points, namnamin nyo guys, bakit? Lahat ng malaki nag-uumpisa sa maliit. So congratulations kapag kayo ay may malaking grupo na may enjoy nyo ang Unilevel points pagdating ng panahon. 2 to 3 years from now guys. Yung mga networking company na mga tatagal na, 10 years na, alam nyo po, ine-enjoy nila ngayon is Unilevel. So kailangan po, napaka-importante ng maintenance natin. So kailangan na iintindihan nyo to kung paano mag-maintain, mag-encode. Alright? Next. Paano na mag-encash? Okay, ito ang inaabangan natin. Siyempre, kailangan natin mag-encash. Lahat ng pinagpagura natin, the whole week, lahat ng mga hataw natin, kailangan natin, meron tayong result. So sabi nga, result speaks. So kailangan, kung nakikita niyo sa dashboard account ninyo, is 0-0 pa, ma'am sir, kailangan motivate tayo na mas lalo pa nating hatawin, mas lalo pa natin sipagan. Ano po, lahat ng mga paghihirap natin, kailangan may earnings tayo. Okay? Encashment guidelines. Paano po mag-encash? Ma'am Jen, paano po mag-click? Tandaan niyo po, weekly cut-off po natin ay every Tuesday until Monday only. Yung trinabaho natin from Monday to ano yan, Tuesday to Monday, yan ang cut-off natin. Okay? Encashment window only opens on Monday from morning until 11:59 PM only, hanggang midnight lang. Okay po? Monday po, nag-midnight lang ang open po ang ating encashment. Kaya nga po, mabagal ang system kapag nagma-Monday na because marami ang nag-encash. Alright? So, kailangan na natin mag-income, mag-payout. Diba po, masarap po ang pakiramdam kapag yung trinabahuhan mo the whole week, makukuha mo siya by Monday. Ito malapit guys kay One Opti. Weekly ang payout, diba? Kumbaga, hindi pinapatagal ni chairman ang encashment. Kasi may iba na 15:30. Ang iba naman, monthly ang payout, napakahaba. Pero guys, ito, weekly ang payout natin. So, saan ka pa? Kung ako nga empleyado that time dati, na nagsweldo ako monthly, dito pala, pwede kong makuha weekly. Saan pa ako, di ba? So, guys, ang katapat lang nito is hataw. Ngayon, kung wala pa ikaw na nape-pay out and talagang 0-0 pa yung ano nyo, ibig sabihin guys, kailangan pa natin aralin mabuti si Opti and kailangan natin sipagan pa sa paghataw. Okay? If no encashment is done, earnings and fifth pair, GC, will just accumulate until encashed. Okay? Huwag kayong magbahala, huwag kayong mag-alala. Kapag hindi naman kayo nag-encash, yung mga earnings ninyo, walang ibang makakakuha niyan kundi kayo. Okay? Ganon katindi ang protected tayo ng sistema. Walang makakakuha kundi kayo lang ng check-in ninyo. So, andyan lang yan. Kahit ipunin nyo the whole year, huwag nyong kunin, andyan pa rin yan. Okay? Kung hindi nyo kailangan. Okay? Pero sa mga katulad namin, weekly po kailangan namin ng payout. Alright? Encashment is per account basis. Okay? Kung meron kayong 7 accounts, meron din kayong encashment per account. Ibig sabihin, 7 account din ang pwede nyo ma-encash. Pag isang account pa lang kayo, ibig sabihin, isang account pa lang po ang pwede mag-income sa inyo. Okay? Do not use comma or period when encashing. So, kailangan numeric lang tayo. Alright.
ways to encash via mobile application. Number one, dashboard encashment. Number two, account summary page. And then number three, payout page section. Ibig sabihin, lahat na to, 1 to 3 na to, pwede kayo mag-encash. Gamit itong mga to. Okay? Pero lahat ng ito ay nasa mobile application natin. How to encash earnings sa pamamagitan ng mobile application through dashboard encashment. Okay, paano? For example, sa account po ni Coach Hans, mag-encash tayo ng ano yan? Ang tawag dito, mag-encash tayo yung account ni Coach Hans dito is 97,715. Mayroon siyang GSync 47,720. Iki-click lang po yan yung request bonus. Yan po ang mag-a-appear dyan. 97,615 at magtitira kayo ng 500. Okay? So, kailangan po cash, check, or bank in any of the two po, cash or check if pwede. Submit request. Ayan. I-okay nyo lang po yan and automatic mapupunta po yan sa encashment history. Katabi lang po yan ng, ano nyo, ng dashboard po ninyo. Okay? Cash po yan. Pwede nyo pong i-cancel. Pwede. But kailangan po within Monday lang. Pag naglagpas na po yan ng ano, hindi na po yan makakancel. Okay? Yan na po yan. And kapag na-encash na yan, na-click na, magkakaroon yan ng status na pending. Ayan. So, kinabukasan by Tuesday, masi-zero out po yung account ninyo and automatic mapaprocess siya. Then congratulations, encashment done at meron po kayong aasahan na cheque on Friday. So congratulations po sa mga nakakapag-encash weekly na po. Kaya hataw lang guys. Okay, account summary page naman. Pwede kayo dito mag-encash. Naalala niyo po yung account summary? Saan po siya nakikita? Oh, babalikan niyo po ha. I-scroll. And then browse, aralin nyo. Sa account summary naman, para hindi na kayo mag-encash, mag-switch na mag-switch per account, dito na kayo mag-encash sa account summary page. Dito nyo makikita lahat ng account ninyo and yan, open na siya, action. Merong cash, check, at bank. Okay? Lahat yan, kailangan i-click mo per account pa din. Ngayon, pipiliin mo is yung check kasi naka-check tayo. Okay? Wag po yung bank kasi kailangan po naka-check tayo. Okay. Next, kapag click nyo yan per account, lalabas po ito. Ayan, hindi siya lumabas. Ayan. Kailangan yung action. Tandaan nyo po sa action, cash, check, and bank, kailangan i-check, i-click, and then proceed check and cashment. Ayan na siya. So, ang status niya mababago. Cancel, cancel, meron na dyan. Depende po yan kung ilan ng account na i-encash ninyo. It's up to you kung pwede nyo i-encash lang yung first account nyo. Mamimili kayo dyan. Hindi naman po na ibig sabihin lahat po yan ay i-encash nyo. Mamimili lang po kayo kung alin ang i-encash nyo. Alright? Next, just follow steps on the other accounts you wish to encash and you're done. Okay? Ganun kasimple. Ganun kadali ang ating mobile application. Kaya nga po sabi ko nga, bakit ang hirap? Ang sabi ng iba, bakit ang hirap? Ang dali-dali lang naman. Diba? Kailangan nyo lang aralin. Kahit elementary, kaya talagang gawin to. Kailangan lang natin i-push yan. At kailangan nyo tandaan, ito po ay negosyo natin. Okay? Inegosyo nyo po ito, kaya kailangan nyo aralin. Sino ba naman ang gustong malugi? At sino ba naman hindi ang tao na ayaw matutunan ang negosyo niya? Okay? Okay, next. Kapag na-click nyo yan, multiple encashment done and congratulations. Ito guys ha, masasum up lang ito sa isang cheque. Okay, isang cheque lang yan at ito total lang yan. At tandaan nyo po, ang encashment natin ay nagbabawas ng 10% tax at maganda po dyan, mayroon tayong admin fee. Okay, tandaan nyo po, ang 10% ay fixed yan because legal na legal tayo. At ang maganda po sa atin, ang admin natin ang nangangalaga sa lahat ng ang responsibility natin when it comes to payout natin. Okay? So wag kayong magtaka bakit may mga 10% na bawas. And depende po 'yan ang nababawas sa atin diyan, tatlo kasing column 'yan. Depende 'yan sa nababawas sa atin, depende dun sa total earnings natin. Okay? Ang alam ko po magkakaroon tayo ng session ng ano 'yan, ng admin natin sa tax stations natin. Sa admin at irabagsak sa atin yan lahat ng mga queries natin when it comes to computation. Alright? Okay. May nakalimutan pa? Wala na. Alright. Encashment done and then expect your cheque
by Friday. Okay po? So once na-encash na, hindi na po yun mababago until maglagpas tayo ng 12 midnight. Okay? Next, how to redeem your fifth pair GC via the mobile application. Okay, redemption options. Number one, sample, magpa-products kayo. Kailangan na ka-SRP. Tandaan nyo po ha, hindi 200 ang juice. 350 po yan. Okay? Next, gadgets of your own choice. Depende po yan. At that's times 2 GC points of the peso value. Kung may GC kayo ng 10,000, ma-avail nyo lang dyan is 5,000 pesos only. So, kailangan pa nag-redeem kayo ng gadget or application, yung appliances, picturean nyo na yung amount at pwede nyo ipadala yan sa admin natin kay Ma'am April. Kasi that's for approval pa. Okay? For approval pa yan. Hindi yan agad-agad ma-approve. Okay? 2 weeks pang approval natin ng gadgets natin. For example, may bibilhin kayo this Christmas na washing machine at nagkakahalaga yan ng sample, 10,000 pesos yung washing machine. Kailangan, laman ng dashboard mo ay 20,000 pesos. Okay? That's times 2. Okay, appliances of your own choice. Ayan, times 2 GC points pa din. Peso value, lahat ng appliances and gadgets. Cellphone, TV, ano po, mga gadgets pa. Lahat yan, kailangan merong nakaakibat na. Picturean nyo yung tag o yung presyo. Ngayon, pag na-approve yan, bibigyan po kayo ng cheque. Bibigyan tayo ng cheque ng head office. Amounting po doon sa clinic natin. Times 2 po yan. Okay. Tuition assistance program. Guys, sa may mga anak na nag-schooling, private, ano po, sa mga nagpapa-tutor, sa mga nagpa-private saan, kailangan po times 2 pa din. So, alam niyo po, napakaganda ng program ng chairman natin. Dahil dito sa tuition assistance program, may mga bata talaga na from public school, ngayon nasa private na. Kasi bakit? Bayad yan ng fifth pair natin. Ganong katindi talaga po si Opti. Grabe guys. Ano po, travel, company initiated travel programs, times 2 pa din. So may mga previous programs tayo, travel incentives tayo na ibinigay po si chairman. Alam niyo po, wala sa ibang company na ganito po na nakakapagbigay po ng travel incentive. Ang katapat lang is Hataw. Alam niyo po, nakapunta ako ng Vietnam. So, that's 2020. That was 2020 po na travel because of One Opti. So, very much thankful ako dahil may One Opti. Hindi pa ako nakapunta ng Vietnam ng may bayad. Nakapunta ako doon for free. Imagine you guys, pumunta kami doon ng four days. If I'm not mistaken, that's 4 days and 3 nights. All expenses paid, lahat pagkain, lahat ng hotels, airfare, at ang malapit that we were 50 more than 50 Optimians ang nakapag-avail lang travel incentive Vietnam. Yan po ay before mag-pandemic. So meron pang Boracay kaso na pending dahil nag-pandemic na. So hopefully ayan ma-resume na siya dahil pawala lang yung pandemic. And guys, promise, hindi pa natin alam ang iba pang mga travel incentive ni chairman at ang base po sa mga kwento, ano po, grabe po ang mindset talaga sa atin ni chairman. Hatawin lang natin si Opti at malay natin. Uubusin ni chairman lahat ng Asia, ano po, dito po sa buong mundo at before tayo mag-Europe, mag-US, na-travel lang natin ang buong Asia ng libre because of One Opti. Ma'am sir, kung kayo po ay Optimians na at kayo po ay humahataw na ngayon, i-aim nyo na po ng bonggang-bongga. Bakit? Sabi nga ni Chairman lagi, the best is yet to come. At dito ko nakita, nung na-experience ko sa Vietnam travel namin, wala kaming binayad. Ang bit-bit ko lang is yung pocket money namin. Mag-shopping ka na mag-shopping. Lahat libre doon. Thank you so much, Chairman, sa ganung privilege na nakuha namin. So, talagang thankful kami sa iyo talaga. Yan po ang travel incentive na yan. So, huwag niyong mamaliitin yan. Yan po ay napaka-importante. So, more exciting options to come. Abangan. Grabe. Yes, guys. Bakit? Tayo po ay papalaki ang Opti, more on innovations. Marami pang gagawing program si chairman. Nakaabang-abang. At grabe po yung diniscuss namin sa Namanday Beach. Doon po yung diniscuss, binagsak yung step up, level up natin. Sobrang ganda namang mangyayari pa
Nakaka-excite. Okay? Opti Redemption Guidelines, eto na. Every redemption is limited to 50,000 pesos to 150,000 GC per week lang. Okay? Hindi na lalagpas dyan. Product redemption does not require pre-approval as long as tax are available. Alright. Linawin ko, pag product, automatic, makukuha nyo yan by Friday. Okay? Friday mo yan makukuha. Wala lang approval, wala lang mga pipirma na form. As long as nag-click ka dyan ang presyo, automatic by Friday, makukuha mo siya sa head office. Okay. Number 3, gadgets, appliances, top requires pre-approval within 2 weeks after applicant duly signed the GC redemption form at the head office. Okay, huwag mainip. Bakit? Kailangan yan ng 2 weeks approval. Okay po, sa mga mag-click ng GC, ngayon papasko na. Ngayon pa lang, by Monday, click na kayo para ma-approve na. Okay? All redemptions except products and top requires official receipt of the purchase under company name and must be submitted upon approval and or redemption of the reimbursement check. Okay. Lahat po 'yan kailangan ng require ng official receipt. Bakit hindi kayo bibigyan ng check kung hindi po nakikita ng admin ang tag price or yung official receipt natin? Okay? Malinaw po ba? Pwede po ba mag-pass ng number 3 para po makita ko 'yan na nasusundan po tayo. Para ngayon pa lang alam niyo na ha. Alam nyo na ang essence ng GC. Mamaya, minamalate nyo lang yan. Pero guys, napaka-importante at napakaganda ng ating program. Okay? Nag-e-enjoy na dyan yung iba. Kaya guys, para po magkaroon kayo ng GC, hataw. Pairing. Enjoy the process para maroon. Alam nyo po ba, kwento ko lang din. Nung pumunta po ako sa bahay ni Upline Gab for the first time, tinuro niya ako sa bahay nila. Alam niyo po, lahat ng appliances, lahat ng mga naandun sa bahay ni Upline Gab, lahat po 'yun katas lang ng GC. Yung two doors niyang ref, yung washing machine, yung salad set, lahat po 'yun. At itong malupet, yung massage chair niya na sobrang ganda na from head to foot talagang mamamassage ka. Grabe guys. Lahat yun, katas lang ng GC. Imagine nyo guys, kung kayo na kay Opti at tumagal na tayo ng 3 years, 2 years, 3 years, 5 years, kumusta kaya guys ang ating mga appliances sa bahay? Baka ultimong mga ano natin dyan, mga beddings natin, lahat dyan mga kasulok-sulukan sa bahay natin, lahat yan GC na lang. So ako po, personally, nakapag-avail na ako ng sa ref, nakapag-avail na ako ng TV namin, yung 43 inches namin ng TV, yung two-door na ref namin dyan. Lahat po yun katasa ng GC. Kaya guys, sobrang ganda ng GC po. Kaya po, kung kayo po ay Optimians, napaka-privilege po natin na magkaroon ng ganitong pagkakataon na incentive na pwede natin gamitin. So imagine mo, hindi lang ikaw makikinabang, kundi buong pamilya mo mag-e-enjoy sa GC. Malupit, pag may pumasok na kapitbahay ninyo na negative at nakita yung mga appliances ninyo, ang mamahal. Diba? Katas ni Opti yan. So very proud tayo na sabihin yan. Hindi ka naglabas ng pera dyan. Alam yung nilabas mo, sipag, tsaga, determinasyon mo. Bakit? Yun ang katas ng hataw mo eh. Wala ka nilabas na pera. Kundi humataw ka lang, ang katapat, appliances. Diba? Makaka-motivate pa. So guys, ako po, nung nakita ko yung bahay ni Upline Gab, lahat ng appliances, even Upline Lester, makita yung mga appliances niya, ng aircon, lahat, mamamotivate ka talaga na humataw. Para po mag-around din tayo ng ganung value ng mga appliances sa bahay. Diba? Nakaka-excite. So ito yung sharing ko lang din kasi for those na hindi pa nakaka-experience ng GC, ma'am sir, ngayon pa lang, please, enjoy the process na magkaroon kayo ng GC. Ano po? Ayan. Paano mag-redeem? GC lang. I-click nyo ang GC account sa main account ninyo. Request for GC. For example, kay Coach Hans, ang current wallet niya ay 43,220. Ayan. At mag-redeem siya ng worth 37,100 na products. Ibig sabihin, 106 na Opti juice. I-times mo yan sa 350 pesos. That's 37,100. So kung ilaless mo yan na 43,220 less 37,100. May tira pa yan na 6,120. Andyan pa rin yan sa account ninyo. Hindi mawawala yan. Okay? Pag product, submit GC request. Kindly wait. We process your request. Yan ang gagawin. Yan ang sasabihin. And then, kapag nag-okay na,
mapupunta yan sa encashment history at dyan yan makikita mo na mayroon ka ng pending na product na Opti Juice. Okay, tandaan niyo po, Friday, makukuha niyo ang products. Ganong katindi, ganong kabilis. GC redemption is done. Okay, so may natutunan po ba? Actually po, tapos na tayo sa mga redemption and sa payout. Okay. Ngayon po, lahat po ng mga diniscuss ko ngayon, isasummary natin. Para po may guide pa rin kayo. Okay, summary of the training overall. The Opti mobile application as an additional perks of being an Opti is a very good tool that provides all your needs online to monitor, keep track, and perform necessary tasks to enhance your Opti business or experiences. It provides convenience basically anytime, anywhere, just with the use of mobile application, mobile phone, and internet data. Grabe guys. Mastery of the functionalities of every icons and every pages of the mobile application would be a great edge with which will further bring you more value of being an independent one Opti dealer. And keep on learning, guys. Keep on sharing. You're an Optimia, not by accident. God brought you here to become a channel of hope and blessing to many. So congratulations, guys. And for those na mga nag-stay ng 129 participants, congratulations. At share ko lang din, motivation, guys. Ako po, isang babae lang din. Isang probinsyana, nangarap din po ako. At maganda po sa akin. Bakit? In-enjoy ko po ang proseso. Sa mga nahihirapan po dyan, kailangan nyo lang po enjoyan ang process. Sabi nga po ng mga mentors ko lagi, kailangan mo lang lagi magpa-guide. Ano po? Pinaka number one, attitude. Okay? Aanin ko na po, gusto nyo ganitong yan. Isasamantaling ka rin yung pagkakataon na to. Ito po ay based sa aking experience. Kailangan nyo lang po magpa-guide. Alam nyo po, hindi ko mararating ang 3 years ko kay Opti kung ako po ay hindi nagpa-guide sa mga uplines ko. Kaya po sa may mga attitude, sa mga hindi nagpapa-guide sa uplines, always, kailangan nyo pong tanggalin lahat ng mga kartehan sa katawan ninyo. Kailangan nyo maging humble. Kung kayo po ay mga networker na, tanggalin yung pagiging acne nyo. Kailangan nyo po magkaroon ng chance na maging humble at maging empty cup. Bakit na kay Opti na kayo? Iba na ang usapan dito. Sabi nga po, kailangan yung sumunod doon sa mga nagka-resulta na. Sino bang mga resultado dito? Coach Hans, Coach Gab, 'di ba? Magpa-guide kayo kay Ma'am VP James. Bakit sila po ay mga mababait at sobrang napaka accommodating nila. Isang chat nyo lang, isang bati nyo lang sa kanila. Hindi po sila mga mahirap kausap. Even chairman. Kaya nga po, believe po ako sa mga higher uplines natin because nang dahil sa kanila, magandang kultura ang naibagsak sa atin. At congratulations po doon sa may mga grupo, most especially po, na na-adapt ang kultura ni Opti. Ano po? Alam niyo po, binago ni Opti ang buhay ko. Binago ni Opti ang pananaw ko sa buhay. Binago ni Opti ang ugali ko. 360, talagang tinurn niya into positive. Kasi marami kasing bagay tayong matututunan along the way. Alam niyo po, pag-Opti, hindi naman to basta-basta lang hataw eh. Hindi naman po ito basta-basta lang kailangan mong mag-income. Sabi nga po ni Chairman, sabi nga po ni Napline Gabriel na Coach Hans, always look for the brighter side na kailangan mo makatulong ka sa ilalim mo. Hindi lang pwede ikaw lang ang kum-income, hindi lang pwede ikaw ang chumecheke. Kailangan magiging successful ka kapag ang mga downlines mo successful din. Hindi pwede na ikaw lang successful. Maganda po ang image mo, maganda po ang achievement mo, magiging successful ka kung marami ka ding successful sa ilalim mo. Kaya nga po sabi dito, hindi naman pera ang pinag-uusapan. Kailangan dito puso ang pinag-uusapan. Ma'am sir, alam niyo sa sarili niyo diyan, alam niyo sa sarili niyo kung puso talaga ang pinag-uusapan natin. Bakit? Iba po ang puso kapag gumagalaw, kapag po nakikita ng grupo ninyo na puso po ang pinapairal. Alam ni Lord 'yan. Above all, hindi tayo bibigyan ni Lord kapag alam natin hindi tayo deserving. Sabi nga ni Lord, kahit po i-reject ka man, i-discourage ka man ng kamag-anak nyo, ng best friends ninyo, ng pamilya ninyo, that will serve as your motivations. That will serve na mas hatawin mo pa si Opti at patunayan mo po sa kanila na mas kailangan mong hatawin si Opti. Bakit? Pag kasi pinahinaan ka ng loob at kapag kasi tinigil mo si Opti, ibig sabihin, ma'am sir, pinatunayan mo lang sa kanila na ikaw ay isang loser at ikaw ay tama yung mga sinasabi nila sa'yo. So kailangan po dito patibayan ng loob. Ma'am sir, mabilis sumali kay Opti. Mabilis ang magpasali, mabilis ang magpa 7 heads, mabilis ang magpa 3 accounts. Pero hindi po madali ang proseso.
Lagi ko pong dinadamdam yan. Lagi pong nakatatak sa isip ko yan, sa puso ko yan. Lahat na mga sinasabi ng mga friends ko, enjoy the process. Wala ka man resulta ngayon, mabagal naman ang resulta mo, okay lang. Lahat naman tayo papunta hanggang ending eh. Lahat naman tayo papunta hanggang success. Kasi may mga tao na mabibilis. May mga bibilis na humataw, mabilis ang resulta. Depende. Depende naman kasi yan sa skills natin. Ngayon, ang problema diyan, hindi tayo tumitigil. Tama po? Ngayon, ang lesson lang sa akin, Ma'am Sir, di bali na po na mabagal ka lang. Okay lang naman. Pero huwag mong bagalan masyado. Kailangan, bilisan mo pa din. Lalo pa ngayon, guys, step up, level up. Grabe po. Nangingilabot ako sa mangyayari kay Opti. Lahat ng planning, lahat ng binagsak po ni VP Gem sa amin doon sa Namanday, hanggang ngayon, talaga po nakatatak yan sa amin na iba na po ang bakbakan next year. Kung ngayon po, nakakatulog ka pa ng kompletong 8 oras, ibig sabihin po, Ma'am Sir, talagang wala ka pa. Malayo pa tayo sa katotohanan. Pero ko po, pagkapag ang tulog mo ay 2 oras, 3 oras, pins na wala ka pang tulog, grabe po. Ibig sabihin, ginagawa mo si Opti. And congratulations po dahil ginagawa mo po si Opti. At Ma'am Sir, masarap po kapag madami tayo magiging milyonaryo kay Opti. Saan pa papunta naman tayo sa pagiging milyonaryo? At i-claim na natin yan. Kailangan ngayon pala, i-claim nyo na magiging milyonaryo ka kay Opti. Bakit? Pag hindi nyo kasi claim yung sarili ninyo yan, ibig sabihin, mababaw pa ang commitment ninyo. Ganon kami kagigil. Ma'am, napaka-challenging sa amin. Bakit? Kami po ay nasa Bicol. Kami po binabagyo dito, inuulan. Kami po ay laging walang taon na hindi kami binabagyo. Pero bakit po nandun pa rin yung gigil namin? Bakit nandun pa rin yung tiwala namin sa kumpanya kay chairman? Bakit? Napakalalim po ng pangarap namin. Napakalalim ng dahilan namin. Bakit po namin hinahataw si Opti? Napakaswerte po ninyo na naandyan na po kayo sa Manila, ang lapit sa head office, ang lapit sa mga uplines, nayayakap ninyo ang mga uplines natin, nakakapagpag-guide kayo personal. Kami po naandito sa nasa Bicol, ang hirap sa amin. Pero po, bakit nakakapagpalaki kami ng grupo? Andito po ang Mega Center Tabaco, andito ang Mega Center Legazpi, andito ang Mega Center Naga. Ma'am Sir, grabe po, proud na proud po ako bakit lahat po yan team namin. Kaya congratulations po sa buong team ng Bicol na patuloy pong humahataw kahit po binabagyo tayo, kahit po marami nang nag-reject sa atin, tuloy pa rin tayo. And above all, maniwala kayo kay Lord na lahat yan ibibigay sa atin. Maniwala ka lang, sipag, tiyaga, determinasyon. So congratulations po guys at maraming salamat sa mga nanood at nakinig. Ano po, walang humpay na pasasalamat kay Chairman. Ano po, one Opti, walang Opti, wala kami kung wala po si Chairman. Wala po kami kung wala po mga uplines namin. We love you uplines. Pasalamatan nyo mga uplines nyo. I-congratulate nyo, i-hug nyo. I love you yung mga uplines nyo. At kailangan yung mga crossline natin, mahalin nyo. Walang crossline kay Opti. Iba ang kultura kay Opti, guys. Tandaan nyo po, mahalin nyo ang crossline ninyo. Hindi tayo dito magkakalaban. Magkakampi tayo at lahat tayo patungo sa tagumpay. Over the world, Philippines, maraming salamat at thank you so much. At late na tayo natapos. And congratulations, Coach Hans! Maraming salamat. Grabe. Hanggang sa muli po. Sige po. Grabe po yung learnings. Thank you very much and congratulations po, Ma'am Jen. Grabe. Hindi na po ako nangingilabot dito at nakikinig po ako sa inyo. Yes po. So, congratulations, Ma'am. Thank you po. Thank you. Coach, ihabol ko po yung award natin. Grabe, Golden Award. Ano po yun? Golden Award Best. Basta yun na yun. Yon, tama. And sige po, bigyan din natin ng chance po na magpasalamat din yung ibang mga members. So Ma'am Jen, salamat po sa time. Hey, kahit inuulan, kahit binabagyo dyan. Oh, still, nagbigay ka po ng oras kay Juan dito po sa ating training. Actually, pwede ka na gumawa ng excuse pero hindi mo ginawa yan. So thank you talaga po, Ma'am. God bless, God bless. Thank you, God bless. Thank you po, Ma'am. Thank you, Ma'am. God bless. Maraming salamat po. And thank you so much po.